Welcome to another episode of our video podcast. We profile inspiring people, discuss industry trends, share valuable tips, and almost always goof around too. And as you listen to a conversation among friends with a shared passion, we invite you to sit down, get comfortable, and park here. Now let's begin. Here are your hosts, Parc Cruz and Rommel Marcelo. Hey, 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 Parc here. We're live. Welcome to episode 6. Thank God it's Friday, TGIF, and happy Thanksgiving, everyone. Opening the show with me is my cool and funky co-host, the one and only, siempre, Rommel Marcelo. Hello guys, good evening. Hello, hello guys. Ito na naman po kami at magbibigay ng konting inspirasyon sa mga tao. I hope you like it. Konti guys. Lang? Yun. Sigurado ka ba konti lang? Syempre, pakagat lang yun. Pakagat lang. Yeah. So, how are you? How are you, Rommel? How's work? How's the family? How's the love life? Everything is doing well naman. Maayos naman ang lahat and actually naka-receive ako ng email earlier na uy, sabi ko parang bago to. Regular na pala ako, sa hindi trabaho. Hindi ka nasesante? Wala. No. Akala ko nga end of contract na ako, yung pala regular. Congratulations daw. Ayos, ayos, ayos. Ayun, shout out muna Rommel at bago tayo tumuloy. Yun, so syempre do sa shoutout, maraming salamat nga po pala sa mga manunood ngayong araw na to at sa mga patuloy na sumusubaybay ng aming show. Maraming salamat po sa inyo. Hinga, pare. Parang namumutla ka na. Ano ba? Or masyado masikip ang t-shirt mo. Ay, hindi. Fit na fit naman, tayo. Alam mo kasi, may maluwag kang Canon na t-shirt. Ba't Nikon nang namasikip ang sinusuot mo? Yan ang problema eh. Mali yung suot mo eh. Eh, sinuot ko na yung last time yung Canon. So, doon naman tayo sa first love natin, yung Nikon. Yan. Nikon, baka naman. Oh, maawa naman kayo sa mga tao ko. Bigyan nyo naman ng maluwag na t-shirt. Kundi sa Canon kami hingi na mas maluwag. Ayun. Anyway, guys. Rommel, let's thank our sponsor again. I would like to thank the following people. Yes. And for sponsoring, supporting our show and yung mga projects natin without anything in return, yung mga yan. So, the following people, ito kailangan natin pasalamatan. Ryan Tablante of Royal Cook Corp, Deng, and Gina Fuentes, Abimar Corn Beef, brother. Yun! Oo. Well, no-brainer. No-brainer. Sa kanila natin kwento yan. Sa Boring Monday. Yes. Para, no? Then, Tina, Home-Baked Goodness, Ubi, Queso Pandesal, and Cinnamon Roll, brother. Yes! Ano ba yan? Maraming salamat po pala sa yun, maraming salamat sa misis mo. Nakarating din sa akin at last. Naawa sa iyo, kamot. At it's a safety na niya. Nukno ka sarap, grabe. Grabe, nukno ka na. Actually, gutom na gutom ako. Yung ubi, queso, pandesal, dalawang kagat lang, ubus. So, ganun. Ano review mo nun? yung ubi, queso, pandesal, grabe, sobrang siksik yung keso. Alam mo yung dough nung ubi keso, walang hangin eh. Sobrang chewy, grabe, ang sarap. Hindi ampaw, di ba? Hindi ampaw. Alright, so again, sa pala, diretso na ako at marami tayong pasasalamatan. Si Boss Sherwin of TCA Digital Square, again, brother, for sending the new Legion 5i, the one with the RGB, pinagdagdag, di ba, yun yung last time. So meron pa akong, may tinitest pa akong isa pa na model nila. Yun. Yeah. Then, of course, I wanna thank Eileen Sithar for sending the G4in Haya whitening products. Meron na tayong ganun. Ito maganda. Alam mo kanino pinadadala?
para daw sa iyo, Rommel, para ma-test mo daw. Oof. Imagine mo pang alis siya ng dark spot. So pwede na kitang tanggalin, 'di ba? Pwede na nakitang tanggalin. So kita-kita niyo naman po. Walang oiliness ang skin, walang oiliness, 'di ba? But seriously pare, 'di ba yung lately yung mga nagsusuot ng mga mask, 'di ba nagre-react yung skin, nagkakaroon ka ng pimples. Oo. Or basta nagkakaroon ka ng reaction or irritation, nangingitim. And I'm one of them. So kailangan ko talaga ng ano, alisin kasi para akong nagbibinata na naman ng itsura ko at puro tigidig ang mukha ko. O nangyari sa'yo, ba't dumilim ka? Pinag-uusapan lang natin na ano, white spot ah. Sorry. Medyo, yan, sorry. Medyo, nawalan ang baterya. Sorry. Yan. Yeah. Baterya. So, and most of all, to my lovely supportive family, si Lil, Lilian, Sean, Nicole, Miguel, and Mackie. For the early Christmas gift na pinadala nila, nagulat ako. Ang masama dun, para akong naisahan dun, brother. Lugi ako dun. Kasi sa isang gift, lahat sila nakapirma. Ibig sabihin, wala na akong ibang matatanggap, kundi yun na isang regalo na nakapirma buong pamilya ko. So, ako, magre-regalo sa isa-isa sa kanila. Eh, ganun talaga. So, sa panahon ngayon, kailangan nating mag-share. Ano share? Lugi nga ako dun. Ano share dun? Anyways, Rommel, I'm sure you have your own sponsor to thank. Go. Yon, so syempre unang-una maraming salamat pala syempre do sa DNA perfumes yan, syempre do sa akin. Ulitin mo. Nabulot tayo. Take two. Sorry. DNA perfumes yan. Yeah, maraming salamat. Yan. Tapos siyempre do sa pero suportahan niyo pa rin yung aming bangus diyan, the original Dagupan bangus. No, yan. And then siyempre kailangan ko rin pasalamatan yung nag-sponsor ng aking bagong arm. Ayan oh. Bago. Maraming salamat Maki Alejandro. Big time yan no. Sobra arm. No namimigay nung kung ano so, ano. Sa kabilang level pa ng big time to. Kabilang level pa ng big time. Ang pamihira. Dapat nagpapautang yan yung mag-ganyan. Anyway, dude, before we continue, do your disclaimer at para bago tayo dagsain na naman ng mga cute at mga henyo at magagaling dito. Yun. So, syempre, disclaimer. Ang disclaimer na muna ako. Ang pananaw at opinion ng mga panauhin at husay hindi sumasalami sa pananaw at opinion ng TWGO Park Productions at ng mga nangangasiwa nito. Yan. Alright. So, yun. Let's talk about current events muna. Talamig, painitin muna natin sila bago natin i-present ang ating bisita. Ayan, no? Para mas marami at rumarami na kanina yung market na eh. Anyway, you heard about the PS5. Yes, fiasco. PS5 na yan. Pambira. Last week, I'll do a summary. Pambira, Data Blitz offered, emailed us. Sabi niya magkakaroon ng ano, pre-order lottery. So unahan siya. But dun sa letter, nakasulat, okay, it's gonna be offered around 2 o'clock in the afternoon. Okay, good. Sabi ko, okay yan, kaya yan. Hindi madaling araw. Nung nakita ko yung buong sulat, they said the raffle would end at 2:05. So it's only a 5-minute window to reserve your thing. Imagine mo 5 minuto na kailangan mo i-punch yung details mo, credit card mo, and everything. So I was there. Hintay ako, brother. 1:40 pa lang nandun ako. Refresh. Pumalo alas 2. Pag refresh ko, wala na. Open ako yung ibang computer, wala pa rin. 2:02, lumabas. Sold out. Wala na. 2 minutes, brother. 2 minutes. Ay. Na-sold out lahat. Siyempre, itong kuya mo, si Bitter Boy or Boy Ampalaya, umatake. Siyempre, bitter ako. Laro ako ng pamasko ko yan sa sarili ko. Wala. So, wala. Ganun talaga. Pero, pare, ang masama, may mga nag-update na 5 seconds pa lang or 10 seconds during the pag-up ng site. Sold out na. Lumabas na sa kanila agad yung 5-10 seconds. So, imagine mo, 10 seconds, nakapag-punch sila ng ano, or may bot akong kalaban. May bot kaming kalaban during the time. Malamang. Biroy mo. Within 10 seconds, sold out.
medyo yeah, nakaiba hindi, yun na. Hindi tama, hindi tama. Kaya wag na natin, cute lang sila. Kaya mo, basta may araw rin sila. Bitter pa rin ako, bitter pa rin ako. Buti yun. Nga, yun na lumabas sa'yo, sold out. Baka mamaya biglang lumabas sa'yo dun eh. It's a prank. Diba? Eh sa'yo, ano bang mga bagong gusto mo topic nga pag ano natin? Mga nabalita mong bago? Gusto kong pag-usapan yung bagong Apple ngayon. Ah, wait. Are you talking? Are you talking about the M1 chip? Tama? No? Yes, yes. Mm-hmm. So, okay, here's the thing. Okay guys, mga nangangati mamili, the M1 chip is really good. It's fast din. Really fast. Okay, based on benchmark. Okay, but here's the thing. Bigyan ko kayo ng brief, ano natin, history. Okay. I was using Apple long time ago during hindi pa Intel. So I'm using the PowerPC version pa. PowerPC yan yung chip nila. Now, in 2006, they introduced the Intel chip on the newer Mac. Okay, so we were using the PowerPC. Then, ayun na Intel. So I have to buy that kasi it's a newer one yan, no? Newer technology. But, yes, so all the while, akala ko brother, it's just a smooth sailing, transferring all your old stuff there, application, ilalipat mo lang. Hindi ganun. It wasn't that easy. Why? Yung infrastructure ng software ng PowerPC at Intel is totally different. Kunyari, kung meron kang Adobe Photoshop, your Adobe Photoshop has this, dapat meron siyang, it was written for Intel Mac version. So kung hindi naglabas ng Adobe ng update na ganun, it's not gonna run. Pero sinolusyonan ng Apple yan. They created this application called Rosetta. It's an emulator. It's like an emulator. So ang ginagawa lang niya, okay, it would run all the old stuff from your PowerPC and run it under Intel. Pero again, it's another software running at your background at kumakain ng resource. And alam nyo, bago nag-normalize yun, yung transition ng PowerPC to Intel, it took them a year until totally pwede nang wala ng Rosetta. So yung mga ganun. So this time around, it's almost the same. Yung mga naka-Intel who plans to go to M1 chip na technology, don't expect na it's every application would run. So you're gonna encounter some problems. So I would suggest not buy it now. Wait a little bit, probably 2021 next year. Kasi I heard they've been talking about that the M1 chip would come out with the second generation by the time and the newer version na yung ano Mac 15 and Mac 16. Yan, lalabas na yan. Yes. Yun, so ganun. Pero they're using Rosetta 2 now. So may mga tatumatakbo, okay, may mga hindi. Okay, so yun. Pero the speed, guys, yung the lowest model ng M1 which is the MacBook Air nila na version, para tinalo yung late pinakamataas na Intel version ng MacBook Pro ngayon sa speed. Imagine mo yun. May potential. So may solid. It's probably you're gonna ask, baka naman mahal. Yun nga yung maganda, hindi nagmahal. Kasi nga indoor na eh. In-house na ngayon yung chip na ginagawa ng Intel, so they're not paying any third party anymore to create their technology. So the price is very competitive. It's cheap. Actually, mas mura pa siya doon sa mga current prevailing na mga MacBook Pro. Yun. So, yung mga may old Intel chip dyan, benta nyo na. Murahan nyo na. Huwag naman. Pero we expect na babaksak yan. Oo, sigurado. Yun. So, malamang yun. Ay, let's do a recap lang. Final recap from last show. From the OGs na finally natapos rin natin. Part 1, part 2, imagine mo. Tapos alas 11 para lahat. Talagang iba ang makipag-usap talaga kila Manong George, Manong Ibarra, saka Manong Mark. Grabe sila. Brother, iba yung bit-bit nilang storya. Kumbaga, sobra. Kung buhay ang lolo ko, matutuwang kausap sila eh. Sobra rami yun. Ibang level. Yeah. So, ikaw, rami ka bang natutunan nun? Sobrang dami. Pero ang pinakatumatak talaga sa akin doon, syempre unang-una yung property shot. Ibang klase yung property shot. Property shot na yan. Ibang level.
mapapaisip ako sa lahat ng project ko. I never earned a photo na sa kanya. Single, that's one single project. He earned 150,000 sa per one photo. And he has 100 photos of that. So imagine mo, good business yun. Okay, so yung last Boring Mondays was also good. We were able to invite some models. Hindi sila mainstream, pero may mga hinanap, may ano rin sila, mga na-share sila mga experience for people who wants to go to modeling. So, di ba? Huwag nga lumayo daw sa mga katulad nila Rommel. Yung mga ganun. Rommel Cruz. Huwag ka masyado defensive. Huwag ka masyado. So, next time siguro. Kinaklaro ko lang. Probably next time we'll talk of, probably we could invite mga makeup artists and hear their side naman. No, palagay mo. Magandang idea ganda yan. Kasi kung aside a model, may sentimento. Sigurado mga makeup artist, meron, no? Meron din yan. At siguro, dapat din nating alamin yung mga sentimento nila or yung mga experiences nila na magaganda. Kailangan malaman. Meron ba? Na experience? Meron naman. Or, meron na siguro. Siguro alamin nga natin. So, kuha tayo ng mga makeup artist. So, yung mga makeup artist na gusto magpa-interview sa amin, let us know and we'll definitely invite you to the show ng Boring Mondays. Now, let's talk about the show tonight. Brother, excited ako dito. Yeah. Again, I'm always excited whenever I do this live show. Why? I get to know the people behind those great images, brother. Lalo na sobrang ganda yung topic natin tonight. Why? It's another area of photography na pwede natin malaman na naman kung ano mga sikreto, ano ba technique, paano nagsimula yung mga artist na to. Ito yung gustong-gusto ko. So, do you want to tell the audience about the special episode, brother? Ayun, siguro regarding with the special episode, siguro short brief description with the artist muna tayo siguro. So actually he is considered as one of the premier's Philippine landscape photographers. Sabi ko sa iyo, Tagalogin mo ngayon, nagkakabulbulol ka pa hindi nalaban tayo. Nagpapa-impress ka kay Edwin, kapatid yan brother hindi syempre introduction medyo tignan natin. So syempre itong he is currently Canon ambassador. Siyempre, ang gamit niyang camera is Canon. And then, most of his artworks is very extraordinary. Saan mo nakuha yung page? Masite ng plagiarism na naman, ha? Ayaka na naman, ha? Sabi ko sa gawa ka na sarili mo, eh. Sa akin yun. Okay. Pinalitan ko nga yung wordings. So, this photographer is traveling a lot, going to Canada, Iceland, to shoot very good landscape talaga. So, ayun. Tonight, okay, my turn. So, from through the short build, do a short intro of this guy. Tonight, we have a special guest, a very good friend of mine. This person is my close friend. From the time I started photography, kasama ko na to, mga nakakasama ko. One of those humble and nice people here in this industry. From the start, yun na rin yung ugali niya. Hindi na nagbago. I know other people, mga sumikat, pero yun yung mga may tendency. Pero itong taon to, grabe yung na-achieve niya. So, I really have to congratulate this guy kasi yung na-achieve niya, ibang klase. Yung he was able to make his own mark in and out of the country with his awesome images, ibang klase. So, yun. So, let's welcome the Voyager, pare. Ilipat ko na to, ha. Punta na tayo sa kwarto niya. Let's welcome the Voyager, Mr. Edwin Martinez, brother. Yun. Sir, hi, guys. Yun. Ayun, bossing. Kamusta? Musta na. Nako. Okay. My long-time friend. Maraming adventure. Tayong pinagdaanan at maraming ano. So dito, mukhang makakapag-catch up na tayo ng mga kwentuhan natin. Di ba? Makakapag-reminisce tayo. Hello to the viewers. Yeah. Guys, here's our idol, Edwin Martinez. So, Rommel, hindi mo bababatiin yung idol mo? Rommel, musta na? Ay, sir! Magandang gabi po, sir.
sir. Yan. So, Edwin, it's been a long time since we see each, saw each other. No? We never had a good talk. Kasi the last time I think it was Photo World Asia nung last time with Joe Avila. So, how's life, brother? How's the family and how's the current change treating you? I have to ask. Well, it's okay naman. It's okay. Siguro in the past 4 years, this is the longest I've stayed in the Philippines. And at home. So, family's good. That is good. Yeah. At least the kids, we're spending more time kasi nga online schooling. In terms of business, kahit paano, nakakapag-adapt to the new normal. And hopefully, things will return back to where they are in 2021 or when the vaccine comes out. It will. I think the vaccine is already out and let's see, tingnan natin if it's gonna work. Yeah. Pero let's hope for the best, diba? So, Rommel, you wanna remind all the people about this episode at sino yung guest para yung mga humabol nanonood ngayon at alam nila ano nangyari. Yun. Alright. Yon, so tonight our guest is Sir Edwin Martinez, Canon ambassador, one of the landscape artists po. Then actually this episode is a special episode, so itong show na to is totally different talaga. This is not a typical interview na usually na tinatanong sa mga photographers, which is paano mo ginawa to, anong gears ang gamit mo. Actually, we will try to dig deeper sa personality. Ang lalim na. Sa mukha mo yan. Di ba? Ang lupel. Wala sa script mo yun. Siyempre, we dig deeper sa personality ng ating guest para malaman kung paano sila nag-come up sa ganong klaseng style ng photography. O, di ba? Imagine mo sila, kuya. Lalim nun. Dig deeper. Oo nga. Mukhang nakakatakot. Huwag ka masyado mag-dig kasi pag na-dig mo yan, pati ako, malalaman mo mga misadventure namin. Baka may maungkat ka na hindi na photography. Anyway, si Kuya Edwin, gumising from LA just to watch this. Tokayo. Tokayo na dyan. Sir Edwin. Iba talaga talagang ititindi. Anyway, Edwin, it's a normal practice here in our show to ask our guests to introduce themselves in a way they want people to know them. Kasi everyone knows you, lahat ng write-up na nababasa nila, the interview, they know that. But who is Edwin Martinez? Something different, di ba? Oo nga eh. Na siguro, I could describe myself or I could introduce myself as yung taong you'll never expect will be kung nasaan siya ngayon. Okay. My life kasi is seems to be of constant change. Eh. Mm-hmm. Like from my course, I'm a nursing graduate. Oh, okay. Imagine that, huh? I did not grow up in Executive Village or whatever. I grew up in Tondo. Oh, okay. Galpan, Tondo. Yeah. My family there had a business. Nagsipag, napag-aral kami sa private school, sa Letran. Hariba Letran, 400 years ngayon. Uy, Letran. Tapos noon yun, nursing. So I didn't belong to the top three schools, LaSalle, Ateneo, UP, or even UST, mga yon, mga big name schools. Okay. So I graduated Manila Doctors College. Actually, wala na yung school namin na yun. It's now known Manila Titana College. Alright. Then I worked sa insurance company. Yun yung naabutan ko, nasa insurance ka pa yata at the time. Yeah. Board passer ako ng nursing, but I never felt comfortable with it. My parents wanted me to do nursing kasi nga we had relatives in New York, we had relatives in Canada. Mm-mm. So it would be easier for me to go there pag nursing ako. Pero pagka-graduate ko, wala, corporate agad ako, med rep muna. After ng med rep, insurance. Doon ako nagtagal sa insurance, non-life, that's where we met. Yeah. Mm-hmm. Okay. After that, I went to FMCG, sa food manufacturing business. Mm-hmm.
naging marketing ako doon. And then, yun na, I decided to do this full time. So imagine my career is constant change. So I could probably describe myself as someone who makes his own path. Na hindi porket yun na yung nakagisnan mo, you can you're stuck there. So I'm a living proof that it's not too late to change, it's not too late to improve yourself. Yun. Yes. Saka kahit anong career mo previously, you could still make it at this level or yun nga yung this industry. Iba yung pasok mo eh, na penetrate mo siya. So yung you were able to do your thing from your normal ano, let's say routine work, thus naging ito hobby, thus naging ano na ito na yung career mo ngayon eh, no? Ang tawag nga sa akin ng mga barkada ko nung high school, sila yung core group ko. Autistic daw ako. Okay lang yun. Kasi, okay yun. kasi ano daw, pag may nakahiligan ako, talagang kinakarir ko. Like for example, sa insurance, at the age of 24, manager na agad ako noon. I was a branch manager at the age of 24. Pero 27, you never offered me insurance, no? Ay, hindi ako hard sell. Hindi hard sell, no? That's good. Kasi, I actually handle recruitment and training noon eh. So, servicing ng mga accounts. So, hindi kami nagbibenta. Kami nagsiservice dun sa mga nagbibenta. Okay. Anyway, yun. Okay po. So, yung kaya tawag nila sa akin autistic kasi ganun ako. Yun nga. Kumbaga, at the age of 27, naging AVP, etc. ganun. Tapos, kunyari, nauso yung Nokia dati na operator logo. Alam mo yung mga operator logo? Nagdi-design na ako ng logo nun. Mismong presidente ng company namin would go to me, can you send me a logo of our company? Kasi basta may nakahiligan ako nun, talagang ano, yun pati yun, pagbuo ng PC nun dati, MIRC nun, ako, Diyos ko, kung ano pinagagawa ko na doon, ASL ba, brother? ASL, ASL. ASL. ASL, no? Open PC, binubuo ko na nun, mga tipong ganun. But those were the days, nahilig ako sa kotse naman. I think nabutan mo yun, Parc. Yeah, Honda boys, right? If I'm not mistaken. Nagano ako nun, nag-drag racing. Basta may nakahiligan ako, I put my heart into it. So which is good, 'di ba? Yun yung ano. Sabi daw nila, yung passionate ako when it comes to when pag nagka-interest ako sa isang bagay. So yun. That's So yun, siguro if I'm going to introduce myself, person who adapts to changes and is passionate to what he's doing. Yun. Okay. Any follow-up question? Kasi Rommel, that's part of my first question. I'll cover. Yun yung maganda na. So, may naisip na ako. No. Sir Edwin, since paiba-iba ka ng career, what leads you to pursue photography, Sir Edwin? Para bang pangtanggal ng stress or any maganda other tanong reason? Paano ba? Kasi ever since nung bata ako, mahilig na ako mag-drawing. Okay. So if you look at my notes nung high school and even college, half ng notebook ko sa likod. Puro drawing. Puno ng drawing. Drawing. Oo. Mahilig ako noon mga comics characters. So nangungulekta ako niyan, mga comics characters. Yung mga Infinity Gauntlet, yung kompleto ko dati niyan. Pati Crisis on Infinite Earth, etc. Those comic books. Anyway, so nung... Ang last na hobby ko or last na passion ko before photography was drag racing or my car. Pero nakita ko walang pera doon eh. Actually, ang laki ng linabas ko pera doon. Ang bumabiyahe ka pa yata ng Lagro yata niya na. sa Eastwood noon, sa Eastwood. Eastwood pa kayo. Eastwood noong time na yun. But anyway, to make the long story short, parang walang perang pumapasok doon. So, so my wife was managing a business sa pagsanghan noon. We used to have a resort there. Resort, yeah. Sabi ko, ganda ng lugar. So, sabi ko, pili ako ng camera. So, yung isang parang tito-tituhan ko, si Tito Cox Aban, he's a pillar of the photography community din. Kilala nila Sir Darian, nila Sir George, yan. Kilala yan kasi matagal na rin si Sir Tito Cox. So nagtanong sa kanya ng mga camera na pwedeng bilhin. So yun, sinabi, Canon user siya, so Canon yung inano niya, bumili akong Canon. So yun, from there,
nakilig ako. Una, hobby lang kami nila Park noon. Hobby-hobby lang yan. Hobby lang. Hindi natin kinakarir eh. That's the fail. Hindi kinakarir yan. Hindi. Basta meron ka lang ma-process, meron ka nakuna ng maganda, happy ka na eh. Yun lang yun. Ganun kasimple buhay noon eh. Kung makikita niya lang yung mga trip namin dati. Pero ultimo insekto, kinukunan ka. Batang nakahubad, nagtatalunan. Tapos kung saan sa parungis. Doon ko napatunayan naman yung resistensya ni ano ni Edwin, di ko kaya tapatan. Kasi brother, niyaya ko niyan, bumaba kami sa isang waterfall na pero bago kang pumunta sa waterfall na yon, may bababaan kang ladder na napakahaba. I still remember, I think we're with Michael Mabalay. Michael Mabalay. Yeah, Michael. Shout out to Michael. Tagal ko nang tagal hindi nakikita si Michael, yan. Ano yun, it was, papunta kami ng Pagsanghan Falls, pero hindi through a boat. Oo, hindi kami nagbangka. Through a hike. O, Cavinti, nag-ano kami noon sa Cavinti, may trail sila doon. Imagine hindi sinabi mo, sa akin nung... Pinag-hike ako ng mga yan. 4 kilometers hike yun. 4 kilometers hike yun. Oo, imagine nilakad ko ito po. Ang init-init, tapos ano, ano. Ano you know, naman, ka-artihan ko, kaya ka hindi ako nagla-landscape, eh, di ba? So, going back dun sa tanong ni Rommel, so, what led me here? Yes. Ayun nga, so, pagkatapos kong naging hobby, marami akong, ang dami nagtatanong sa akin kung paano ko nagawa yung picture na to, ganito, ganito. Then, may isa akong kasama sa industriya, nag-usap kami, sabi namin, tayo ng workshop. Kasi si Park no, nag-workshop na eh. Pero I was still starting that time. Kumbaga, wala talaga, pero hindi pa polish. Pero pero ikaw na yung ano eh. Kumbaga, biglang yung workshop mo, ang daming umattend eh. Mm-hmm. Kumbaga, you started the trend during that time eh. Mm-hmm. So yun, yung nakasama ko dun sa company na tinayo namin, nag-decide kami na magtayo ng landscape school for landscape. So yun, noona, laro-laro lang kasi the money it was bringing, hindi naman ganun kalaki compared sa sinusweldo ko sa corporate world. Pero as time goes by, tapos biglang nakita ko may pera na pala, tapos natutour pa ako, naubusan na ako ng leave sa company. Actually, the last year I was with my company, I was with Zesto, yung immediate boss ko na nagpipicture din, sabi niya, Dwin, ang dami mo ng leave. Sabi ko, sir, may isa pa akong tour. Sagabal trabaho. Yan yung literal na sagabal sa trabaho. Sabi ko, sir, may isa pa akong tour. Ganito na lang, sir. Yung 14th month pay ko, huwag nyo na lang ibigay. Ganun ko. Kung dumating ka sa point na yun. Huwag mo na lang ibigay. Payagan nyo ako dito sa tour. Eh, kasi triple yung kikitain ko doon sa tour na yun kumpara doon sa marireceive kong bonus. Eh. So, yun. Pumayag naman. So, hindi tinanggalan ako ng 14th month. Just to, yun, have a 7 days na pwede akong mag-tour nun sa Iceland. So, yun. So, I decided then na mag-resign na. So, sabi ko, I think that's a signal. Na change ka rin talaga. Pagkawin ko na itong full-time. Oh, that was about 6 years, I think, 6 years ago. Mm-hmm. So, sabi ko, gawin ko na. So, yun, tikit mata. Nung mga first 2 years, mahirap kasi mga kliyente ko lang, 4, 5. Mm-hmm. Tapos, dial sa Flickr. Laki bagay yun. Facebook, Flickr, Instagram. Yeah. Oh, Flickr. Noon natin noon. Tayo Park, di ba? Nakita natin. Flickr, Multiply, yung mga yan. Yeah. And the forums actually was a big help for us. For local. Pero international. I wanted to go to do more. So Flickr was the springboard at that time. Mm-hmm. So yun, medyo umayos. 500px Flickr, then 500px. Oh, 500px, yeah. Opo. Ang 500px noon, sobrang laking tulong din sa akin noon. So yun, nung after 2 years, nakita ko third year, yun doon gumanda na yung negosyo ko. So that's where I ended up with photography now. Okay. So, yeah, wala rin question pa, Rommel? Or happy ka na? No? So, nakikita mo may pag-asa ka pa. Oo. Quit ka na sa trabaho. Huwag mo na kunin yung... Ay, lakas ng loob. Lakas mo na loob, brother. Ano ka na? Resign ka na ngayon. Kahit ka... Pero, kapapermanent lang. Kakapermanente ko pa lang. Pero, piece of advice lang sa mga... yung kasi... may mga kaibigan din ako na gustong sundan yung path mo. Ginawa ko eh. Yeah. So,
palagi ko sila sinasabi, pag-isipan nyo mabuti. Bakit? Mm. Kasi ang photography, hindi mo inaasahan yung kung magkano kinikita mo year in, mm-hmm, year out. Yeah, yeah, inaasahan ka monthly. Yes, hindi siya constant. So, ang maganda sa akin kasi, wala na akong, kumbaga ano na ako eh, wala na akong binabayaran nun. Bayad ang bahay, bayad ng kotse. So, kumbaga liquid before I went into this. Wala akong nothing malaking for binabayaran sure. Oh, na monthly. Mm-hmm. So, kung meron kang ganun, kung may mortgage ka or meron kang ano, ang suggestion ko, don't go into this kasi mahihirapan ka talaga. Dahil the first 2 years for me was rough. Dahil there was a time pa nga, nag-away kami ng misis ko dahil the money I was bringing in wasn't equal to annual income ko dun sa corporate world. Pero nung nag-pick up na, yun, medyo happy na siya ngayon. Pero yun nga. Yun. So, word of advice lang yun. Bago kayo mag-jump into this, especially, pag-isipan nyo muna especially mabuti. Now, especially nowadays. Napandek. Kasi yun, during our time, brother, honestly, it was easy for us to make a name or make a mark or create our own style. Kasi, walang masyadong gumagawa ng mga ginagawa natin. Eh ngayon, iba na eh. Iba walang na. Ano no, no. Walang internet no na walang, pwede kang mag-research, YouTube, Google University. Wala nun, libro o ano. Ngayon, lahat, maraming magagaling. Ang ano nga na lang dito nga. Lahat magagaling. Totoo. So, Edwin, what was the highlights of your career? Just one. Name one that's may pinaka-highlight mo. Siguro yung naging guide ako for one of the biggest tour company in Iceland. That's cool. Mm. So, we met this guy. Yun, talagang believe ako, hands down. He started out as a parang driver guide sa isang company. Tapos he built his company. Mm. And when he was starting, I helped him out eh. Design ng website niya, etc. Edit ng mga ibang kailangan niya, mga articles. Anyway, so he made me a guide, a main guide. Okay. So I was the only Filipino, I was the only Asian or only Filipino main guide to all of the no, to all of his guides. You're Edwin Martinez already that time. Edwin Martinez the landscape artist or you're still yes, starting? Yes, yes. Okay. Ah, okay. Starting pa ako noon. Yun yung nasa sesto pa ako. Hindi pa ako talaga full-time noon. Kumbaga, I had Chasing Light na noon workshop, pero you have that track, may mga recognitions ka na noon. So you were okay, that's na, good. That's okay, na, okay. Meron na. So, tsaka hindi, ang maganda kasi since I was teaching here in the Philippines on landscape photography, it was easier for me to guide. Kasi yung guide, yung tour niya, yung tour, yung kumbaga tour structure dun sa Iceland. Yes po. Tour na siya, workshop pa. So, tinuturo mo yung mga nag... So hands-on. You're doing your thing there. Doon sa nakaka-enjoy. Exactly. Di ba? Oh, so nakita din nung may-ari ng kumpanya, yung value ko. So, yun. Siguro highlight ng career ko yun to the point na if you go to Iceland and if you go to a gasoline station or you go to a souvenir shop, yung ibang postcards doon picture ko. Okay. Wow. Pero hindi, wala ka pa naman monumento doon, ha? Ay, wala. Malayo. Maraming magagaling na photo. Yun lang hindi ma-realize ng Filipino eh. Maraming magagaling globally. Dapat you should not compete with each other locally eh. Dapat you should compete outside in a global scene. Kasi tayo ang nangyayari dito eh. Alam mo naman. Wag na natin. Ano, kaya ako dito. Good vibes tayo. Good mga local politics. Ano, maganda, masaya lahat ang question ko sa iyo eh. So, so, Rommel? Yun po, sir. Yeah. Sir Edwin, follow through lang po dun sa, regarding po dun sa Iceland. Sir, hindi ba kayo nahirapan na i-tour yung mga estudyante nyo from Iceland? Ganun po. Para foreign students po sila, di ba? Yeah. Hindi naman kasi nakapag dalawang tour ako before ako nag-start sa kanya. I was his first client.
yung kliyente ko ngayon na biggest tour company sa Iceland, ako yung unang nagdala sa kanya ng malaking grupo. Mga Pilipino. Okay, 18 okay, kami okay. Noon. 18 kami okay, noon. Oh, so anyway, yun, actually pagka, mahirap lang yung language, how to okay. pronounce the names of the places. Until now nahirapan ako, pero I'm getting there. So, yun lang naman eh. Tsaka once you get the hang of it, talagang madali na. Kasi routine na eh. Tour after tour after yes, tour. Po. The same yung sinasabi mo. Kung sumubaga, alam mo na eh. Pero sa, mga una talaga mahirap. Lalo na yung business partner ko doon, yung nag-hire sa akin. Parang fish out of the water eh. So, sinama niya ako sa tour na siya nag-guide. Tinuro niya lang yung ganito. Tapos iniwan ka na niya. Pag may problema, call my assistant. Tipong ganun. yun lang po. Pero yun nga, matututo ka sa sarili mo. So, kumbaga, yun. So, I can consider myself as also, yun, a good guide. And again, as you said nga, everything now, anything pasukin mo, whether it's work or hobby, your focus eh. So, doon dadating yung personality mo na talagang kakaano mo siya, talagang you'll do your best. Kaya yan nga. So, that's what, now, that explains why pabalik-balik ka ng Iceland. So, Iceland. Yeah. Now, yun yung ngayon, that explains that. Okay. So, yun, Rommel, any follow-up question pa? Or any question from the public? Wala pa naman. Siguro, medyo mahaba na kasi isa shoutout ko. Medyo bigyan ko muna sila ng time to shine. Sige, bigyan mo muna ng konting oras. Baka awayit tayo ng mga yan. Yun na nga. So, una-una, maraming salamat po pala sa panonood. So, kay Sir Edwin Loyola from USA. Magandang gabi hindi po. Hindi mo mapronounce Los Angeles, kaya USA sinabi mo. Kaya yun na tinabi ko. And then, from Taiwan, Sir Ben Eddie. Magandang gabi. Sir Jefferson Jeronimo, magandang gabi sir. Magandang gabi. Doc MG Olambre, magandang gabi. Gerson Pertacorta, magandang gabi. And then kay sir... Bumubulo ka na Ariel, naman, Rommel. Walang makarinig sa'yo. Medyo sinisipat ko. Ang ilalapit ko nga ng konti. Sorry. Uh-huh. So kay sir Ariel Abelata, magandang gabi sa'yo. Yes, and my compadre Sai Molina from Dubai is watching. Yun. Yes, and ako si Bajo from Jeddah, Saudi Arabia. All right. Yes po. Sige, mamaya tatanungin natin yan. Meron tanong si ako, si Bajo. So later on, we'll ipunin natin yan. All right. Edwin, I think it was it was around 2006 we both got to meet each other. Yung mga around that time kasi 2005 ang start. But landscape wasn't your thing that time. Right. Yeah. What was the reason why you shifted and pursue landscape photography? And what was the main difference between the two genre? Kasi alam ko you were into the portraits too eh. That's it. Yeah. Travel, we were even talking about it in debugging Librotus work. Diba? Yung mga ganun. So, sino pa yun? Si Draco ba yun? Dragan. We were doing that. Si Dragan, so, kasi yan yung mga during the time sila. Dave Hill, Joey Lawrence. Yan yung mga... Joey Lawrence. Pero late na yan, sina Joey Lawrence. Pero, diba? Si Dragan. Dragan. Kahit ako, until now, dude. Alam mo, Dragan, he changed career from photography. Yeah? Just to... an update. He's a bodybuilder now. Wow. layo. Anyway, so back to why is it the sudden shift and what's the main difference of the two gender? Actually, hindi lang naman travel portraits yung nakiligan ko. Nag-macro din ako for quite some time. Pinasok ka rin yun. Pinasok ko rin yung talang macro, tipong ganun. Kumbaga, I wanted to try everything. So, landscape was one of them. Nag-modeling din ako noon, yung sa OWG noon, yung may paano si, who was running it? Si Ross Capilli. Ross Capilli. One workshop. Meron siyang pasyon. One workshop. OWG, di ba? Thursday night yun. Thursday. Ang saya noon. Rommel, kasi during that time. Saya noon. Ang daming photographers noon. Kasi sa forum, si Sir Ross would always host every week, meron siyang pa-shoot sa one workshop, anyway. OWG. OWG.
with worth 500 pesos pare, may beer ka na, may pagkain ka pa, may shoot ka pa. Tapos syempre lahat ng photographer pupunta doon. Ang tapos those days, the camaraderie and the relationship of all photographers, whether nagkakainitan online, pagdating sa offline, We're all good. Yun yung gano'n. Ano yan eh? Yung dun dahil sa forums yan eh. Facebook changed the parameters kasi. Ah, sinabi mo. Facebook changed the parameters. Totoo po yan. Totoo po. Nako. Nako, yun. So yun nga, nag-modeling ako. Tapos, pero kaya siguro nag-concentrate ako sa landscape photography is because first, I was exposed to a beautiful place, Pagsanghan. So you have many waterfalls there. Tapos ang ganda ng sunrise, sunset. You have Kaliraya just a few minutes away. Mm-hmm. So, kumbaga, yun, nakahiligan ko na siya. Tapos, ang isa pang major part, yung wife ko, ang sabi niya, shoot ko na daw lahat, wag lang babae. So sabi ko, landscape na lang. Siyempre, si boss mo. Totoo yan. So yun na tumatak sa isip ko. Pero hindi, dahil nga rin siguro, outdoor person ako eh. Ever since I graduated, talagang panailabas ako. Imagine na-training ako as med rep. Pagkatapos ng training namin, binato agad ako sa Dumaguete. Uy. Fresh off graduation, Dumaguete, doon ako tumira for 6 months. Brother, ang mag-isa. Alas, ay, Diyos ko po, pas isa lang ang inuman doon sa Bayside yan. Alam ko yun. Sa Boulevard. Alam ko yun, yung music box. Oo, doon rin kami nakapagpalo ng alas 6, wala ng tao, brother. Wala ng tao. Tusino, yung barbecue nila doon, tawag nila Tusino. Tusino? Tapos noon, the after ng Dumaguete, Cebu, tas yun. Nung nasa insurance naman ako, naging in charge ako ng branches. So, palagi ako lumalabas. So, outdoor was for me. So, landscape talagang came naturally din sa akin. So, yun. That's why I fell in love. Kumbaga, I still do travel portraits. Like, I went to Indonesia with some of my clients from Hong Kong. Mm-hmm. Dinala ko sila doon together with Rarindra. Talagang natuwa ako mag-shoot. Siya partner namin doon. Anyway, yun. So, nung susunod ako ng mga travel portraits, it came so easy. My first love would always be travel portraits, but I'm married to landscape. Yun pala yung sinasabi. I see. So, sir, clarification lang po. So, parang, walang hirap po yung pag-shift nyo from portraits to landscape photography para pong mayroon. Mahirap. Hindi mahirap. Kasi noon, dial-up ka palang dati. Oo, 312 kbps. Wala tayong mga ganun tunog pa noon. Kukonekta pa yun, pamera. Tsaka yung photo na i-upload mo, kalaging liliitan mo para mabilis. 640px lang yun. Pagka binumok sa telepono ngayon yun, di mo makikita yun. Remember ko lang lahat ng forum. 640px. Anyway, to make the long story short, palagi ko sinasabi yun, no? to go direct to the answer, mahirap yung transition. Bakit? Lalo na yung time na yon, walang nagtuturo, walang nag-o-offer ng workshop. Limited eh, no? Di uso nun. Forums lang ang magiging source of information. Karamihan pa nun, taguan ng sekreto. Oo, wala. So talagang, wala taguan ng sekreto nun. So ngayon, hindi katulad ngayon ang open. Hindi katulad ngayon, open ang content, YouTube, everybody sharing because they want viewers eh. Noon, wala. Kanya-kanyang sekreto yan. So ang naging investment ko, libro. Mahilig ako magbasa eh. Kunyari, wala ako. Saan ka makita? Nursing graduate tapos magiging VP ng isang insurance company, di ba? So hindi automatic 'yon. I studied talaga. I bought books on marketing. It's the same in landscape photography. So nahilig ako sa libro. O order ako noon online sa Amazon. Amazon was not books pa lang ino-offer ni Amazon. Ayaw nila kasi nga Pilipino laging hindi dumadating kaya they have to exchange another batch of So anyway, yun, mo-order ako noon, tapos yung mga tito ko doon, mga pinsan ko, nagpapadala ako ng libro dito. Tapos pag sa pupunta ng National Bookstore, tinitingnan ko yun, bumibili ako talaga. I invested a lot until now I have the books. Tapos noon, ang daming trial and error niyan. So hindi rin biro ang transition ko at
how I started with landscape photography. So, guys, yun, it's not an overnight thing. Honestly, everything kami or sila Sir Edwin and the guys, the people's doing well now. Lahat yan, we nag-trial and error thing, we studied everything. Probably meron kami iba-iba reference ng pinagkukuha na ng knowledge, but again, it's not an overnight thing, so don't be discouraged kung hindi nyo nakukuha yung agad yung mga gusto nyong output ngayon dahil talagang pinagpa-practicean yan. Yung during that time, it was just yung mas mga swerte nga kayo. Sabi nga ni Edwin, everything, you know, every info you want to know is online already, so nandyan na lang and yun na lang. Alam niyo po, yeah, alamin nyo nalang kung ano yung talagang that would work for you guys. Iyon. Rommel, meron ka pa? Hindi. Okay na okay ako. Napapanganga ka na naman di ba? I told you, ang pinag-ano yan, simply ang ano mga to, hindi, don't, ano, so, yung mga pinanggalingan nila, lalo na yung pinaka-fundamental, foundation ng mga knowledge nila, talaga forex, yung nga pinagkakwentuhan natin, yun lang kasi available sa amin dati. And, ang pinaka-reference namin would be the actual photo of someone posted na, ang ganda nito. And we'll try to debug that. Yun yung ano namin, ginagawa namin before. Reverse engineer namin yun. Literal. Yung dragon, reverse engineer ko yun. Diba? Naalala ko. Pati yung workflow ni Parc, rinireverse. Okay, so yung before kami, ganun yun. Touch and burning to eh. Oo, diba? Pero, kasi, you might know the tool eh, pero paano niya ginagamit? Ano ba? Yun yung nandun. Until now, ginagamit ko pa rin yung tinuro sa akin ni Parc sa mata. Kasi simple, napakasimple, di ba? Napakasimple na kasi, di ba? Hindi na gugugugugug. Until now, I have to thank Parc for that. Pati yung pag-darken ng skin tone, tinuro niya sa akin. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yan. Nakita ko, meron ka mga post lately lang. Gusto ko yung mga kulay ngayon. Sa India? Sa Indonesia. Hindi, kasi na-adapt mo na rin lahat. Pati yung pagkulay mo. Yun naman nagustuhan ko sa trabaho mo ngayon. So, lahat ng knowledge nag-merge na sa inyo. Kaya ang galing. So, ayun. Ito, maganda itong question na ito. Any great artist first learn from other people? Okay? Who was your influence? What were you able to take away or adapt from them to create your own style and niche? Saan? Sa landscape photography? Landscape, yeah. We're talking about your, since you're ano net. Hindi, pero may gusto lang idagdag sa sinabi mo kanina. Siguro, sige. Before I answer this. Sige. Hindi nga overnight para maging magaling. Until now, kahit na nandun ang YouTube University and Google College, it's still the same principle. For me, ang principle that works, for you to be an expert sa isang bagay, you need to spend 10,000 hours. You need to spend 10,000 hours for sa bagay na yon. Hindi na akin yon. Mukhang hindi rin sa akin yan. Maraming na telepon mo ko. Hindi rin sa akin. Hindi ka lang maamin eh. Kahit lang, kailan ka ba maamin? Anyway. Hindi, pero yun, you need to spend, sabi daw nila, you need to spend 10,000 hours sa isang bagay to be an expert. And I still believe yun. So, practice lang. Magaling ka nga. Nanood. You spend 5,000 hours kakanood ng YouTube pero hindi ka naman nagpa-practice. Hindi mo ina-apply. Wala rin yun. Practice makes perfect. Being in the field makes perfect. So yun, sa landscape photography, marami akong artist na ano. Sa local, I think one of my greatest influence was Richard Larios. Richard Larios. He's now in Singapore. Shout out to Richard. He's also from Laguna kasi. So, kumbaga sa mong makikita na ang work ni Richard Larios, binili ng Adobe Photoshop Elements. Idol ko yun. Million din ang bili sa kanya nun. We were starting Adobe? That time when a Pinoy who shot a tree tapos na Photoshop, binili ng Adobe, brother. Ang tindi. 1 billion na binili ang Photoshop nun. Kasi dati nun, hindi libre. Ngayon, libre na eh. Oo, brother. Meron din siyang property shot, no? Yun, talagang ano, talagang swertihan at saka talagang right time and the right place of doing things.
Talaga, no, until now, I think he still shoots, pero mas pinili niya naman okay. yun yung core. Pero ngayon, pinili niya yung corporate kasi he's in Singapore with his family. Ah, okay, okay. Yun. So yun, nakashoot ko siya ilang beses. Tinuruan niya rin ako. Sabi, oh, sobrang saturated ng shot mo, ganito, ganito. So, siguro, sa hindi naman local, marami din. You have Galen Rowell. Mm. He's okay. considered as the father of modern landscape photography. Siya yung nagano ng mga non-static or more dynamic shots. Yeah. Marami pa, you have Michael Freeman. So yun, yun yung mga naging inspiration ko sa mga ano. Ngayon, currently, mm-hmm. ang inspiration ko is also a good friend is Daniel Cordan. Oh, he's a Russian okay. photographer. Okay. Daniel Cordana, no, sobrang galing niya. Nakasama ko na rin siya mag-guide and next year magkasama kami mag-guide sa Greenland. He works for the same company as I am. Alright. Pag tinignan mo yung the way he composed, hindi lang yon yung processing niya, sobrang natural, sobrang Amor Solo-like, oh, sobrang yeah. ganda, malinis. Uh-huh. You should look up yung name niya. I think he has 2 million followers sa Instagram. Oh, malaki na yan. Laki yan. Si Daniel Cordan is a good, is also a good friend. Yan. And also, isa pa na magaling sa kulay is also a good friend. Nakasama ko na mag-guide to sa Iceland. Mm-hmm. Funny guy. Very tall guy kasing tangkad ko rin. Albert Dross is a Sony Global Ambassador. Mm-hmm. Si Daniel Cordan pala is a Nikon Ambassador. Ha? Nikon oh. Global Ambassador. Okay, yeah. okay. Daniel. Nung ko pa siya ini-invite dito sa Philippines, actually. Oh, bakit tayo? Para yan? Ma-shoot niya rin ang Philippines. Yeah. Mm-hmm. Kung ako, 8 months in a year, wala sa Pilipinas, doing books before the pandemic. Siya 11.5 months away. Wala nang love life yun, brother. May asawa at anak at kakapanganak lang ng misis niya. Aba, nakukuha pa niya sa isang buwan yun, ha? Pero, eh. Pero yun, you should look up. Yung nga, aside from Daniel Sige, Cordan, Albert Dross. Once I edit this final, kasi the replay would be uploaded, then the YouTube version, that's the one I edited. I'll include the name here, saka yung link ng ano niya, ng Instagram niya here. So, just to promote him too. And I'm sure people would be curious about his work too. Yun. Rommel, ayun. Yun. Siguro, pwede ko Kanina na... Kanina mo na naman magsalita. May mic ka, binubulong mo na naman. Inahihira pa kami. Babasahin ko lang yung questions. So, bakit? Kanina, may kanino galing? Ito yung nakapost. Si Badjo. May tanong siya. So, sabi niya kasi, Sir, necessary po ba ang filters pag landscape? Ganito lang yan eh. Kung studio photographer ka or portrait photographer ka, necessary ba ang studio lights or flash? Kailangan mo ng siyempre, ipo, kailangan mo ng ilaw eh. Oh, ganun din sa landscape. Filters are essential. Bakit? Una, may mga effects na nagpapaganda ng picture. Kunyari, long exposure, yung tubig, flat. Hindi mo, kaya mong gawin sa Photoshop, pero halatado. Not to that, that clean. Hindi, yeah. Kunyari, streaking clouds, no? Ganun, medyo mahirap. So, kailangan mo ng filters talaga. Kunyari, rainbow. Nag-shoot ka ng rainbow. Pag may CPL ka, at rinotate mo yung CPL, mas kitang-kita ang rainbow. Kasi isa sa pinakamahirap i-edit at enhance sa picture, rainbow. Kasi kahit i-select or mask mo yan at brush mo yung saturation yan or increase mo, madadamay yung katabi. Mm. So, bakit mo pa poproblemahin yun na with the CPL? I-rotate mo lang sa tama. Either mawawala yung rainbow or ma-enhance siya. Pag rinotate mo yan, mas makulay yung rainbow. Hindi ka na mahirapang i-enhance yun. So, filters are necessary for landscape photographer. Even nga yung drone ko, may filters eh. Kumbaga, drone na yun eh. Kinakabit ako pa ng CPL na filters eh. But how do you control the filter there? Diba, ano iba? Fix yung value ng filter na nilalagay mo na lang. Fix na yun. So, yung CPL na lang yung habol ko doon para enhance okay, para lang niya, okay. Okay po. Ayan. So, ayun, sir. Ako si Badjo. I hope nasagot ni Sir Edwin yung iyong katanungan. Yun.
So if you guys have any question, just throw it out there. Yes. Don't hesitate to ask. Baka may gusto kayo matutunan. Huwag kayong mahiya. Yep. At ano, pagkakataon niya magtanong dito, wag lang love life namin. Yun lang. Okay na yan. Yun. So, Rommel, any follow-up question sa'yo? Follow-up question, so far, wala ngayon kasi hindi ako ganong familiar doon sa mga person na sinabi ni Sir. Iba-ibang genre yan. Ang hirap mag-follow-up, so siguro titingnan ko muna sila. Ganon. Pero ano, since yung nga minansyon ni Edwin si Richard Lars, he was one of the good ones nung nagsastart talaga. Yan yung parang gano'n. Kumbaga may mga portraits, ito yung landscape, talagang makikita mo. Talagang ako, even to the point na ako nagpo-photoshop na ako, when I saw his work, sabi ko, shit, paano niya ginagawa? Diba? Ang hirap eh, kasi more on ano, nagba-masking na siya, talagang yung mga selection niya, and the play, color play niya. Yun yung talagang doon ako na-curious, paano niya nakukuha. And another ano yan, a very quiet guy. Napakatahimik na tao yung pag-aaral na meet yun. Sa sampung sentence mo, isa lang kapalit na sentence. No? So I think it's a normal personality of landscape artists to be quiet. I guess, so tama naman, kasi di naman nila pwede kausapin yung, ano, yung mga bundok. Dapat ako madaldal. Yun nga eh. Kaya ano, diba? Okay, Raymond Cruz, tahimik rin yan. So parang nagiging common sila Red, parang tahimik rin. Sabi ko, pero nga no, hindi ka na magtahimik kasi kakadaldala naman kita madalas. Anyway, I'm blabbering here. Okay, so... ito, a little bit serious to, brother. And I know it's a little bit controversial again kasi... kahit ako na-encounter ito. How personal is your images to you? How do you handle all the criticism, reviews, whether it's bad or good? Kasi sa akin, it's personal. Every work I do is talagang pinagpapaguran ko and I like talagang, kumbaga inuubusan ko ng oras. Now, if I get a negative, ano, it hurts. And talagang personal. So, how personal naman yung images mo? Personal din siya. Kumbaga, I think in general naman, most landscape or most photographers would value their work kasi pinaghirapan nga yan. Yeah. Pero when you are surrounded by foreign photographers, kasi 8 months in a year, kasama ko madalas mga foreigners, natatawa lang sila. Kumbaga, lalo na yung business partner ko, siya isa sa pinakasikat na photographer sa Iceland. Yuri Beligorski sa 500px, Panginoon yan. Kumbaga, he has one of the highest followers and views eh. Marami tumitira ng photos niya, pero pinababayaan niya. Tinatanong ko siya, oh man, this guy's criticizing ganito. Sabi ko, I don't care. He doesn't provide money in my table. Alright. Kung ganun lang sasabihin niya. Napaka-practical nila. So ako, kung ako tatanungin mo ngayon, kung dati siguro I'm personal, pero kung tatanungin mo ngayon, kasi sobrang, kung forum yan, kasi parang feeling natin, permanent ang forum kasi pwede balikan-balikan eh. Ngayon, sa isang picture at may comments, nalulubog na yan eh. Okay. Wala pang isang araw, nakakalimutan na ng mga tao yan eh. That's a nice take. May bago man na namang ipopost. That's another nice take. Okay. Maganda yun. Kumbaga for me, ang sobrang short na ng attention span ng tao. Kung may mag-bad comment dyan, di mo lang pansinin ng 24 hours niyan, walang makakapansin doon. So, yun guys. Kasi news to. Ang news feed kasi ng Facebook, hindi naman lahat makikita eh. Oo, hindi mo lahat naman makikita. Minsan di ko nakikita yung post kunyari nung kaibigan ko si Albert Dross or even Yuri. So, hindi ko alam kung ano nangyayari doon. So, it's the same thing. Kumbaga, ang reach ngayon ng ano, sobrang bilis. Kumbaga ako ngayon, hindi na ako ganun ka-critical sa image ko. Ang ayoko lang yung unsolicited. How about the unsolicited advices? Maraming ganyan eh. Sa akin okay lang. Kumbaga dati siguro pagtatanggol ko yan by teeth or knife, di ba? pero ngayon hindi na eh. Kumbaga, hindi mo ikakayaman for exactly. Saka hindi established na yung established na yung personality ko eh. Kumbaga established na yung established ko na yung sarili ko na alam kong
alam ko ning yung level ko. Yeah. Kumbaga, yeah, which is good, yeah. Ano yan eh? Oh, kumbaga, natatawa na lang ako. Kunyari, may magtatanong dyan, ah, Photoshop yan, ganito, composite yung tira niyan. Isa lang, hindi na ako sasagot. Upload ko na lang screenshot ng LCD ko. Mm-hmm. Ginagawa ko, kinukunan ko yung LCD ko, makita nila raw file, ina-upload ko para makita nila na hindi siya composite. Tipong ganun lang, tapos hindi na ako magsasalita. Okay. Diba? So, para, kumbaga, ano eh, wala, mabilis na attention span. Di katulad ng forum, kaya sobrang ano ka, sobrang protective ka. Kasi pwedeng balik-balikan ng tao eh, nandyan siya eh. Diba? Unlike sa Facebook, wala, lubog na yan. Sa newsfeed mo, siguro comment ka nga. Baka nga yung nag-reply ka doon sa comment, hindi pa nakita ng tao sa notification. Hindi rin niya makikita kasi nakalimutan niya na nag-reply sa post. That's a good take. So for sure, guys, just ignore those negative posts at wala lang mangyayari. Eventually, everyone would just forget about whatever they say, even it's bad. Yun, hayaan nila. Move on, for short. Good vibes lang tayo dyan. Ayun. I agree. Yeah. So, Sir Edwin, parang ang nangyari is nakatulong pa yung transition ng from forum to Facebook yung sa mga criticism, di ba? Kasi Facebook, sobrang bilis mag-comment ng mga tao, ng ganyan. Tapos, sa sobrang bilis lang mag-comment, hindi mo na rin napapansin agad. So, parang nakatulong din talaga yung Facebook or yung transition from another social media platform, parang ganyan, no? Iba prinsipyo ko dyan eh. I think the social media right now killed creativity eh. How come? Paano ko nasabi yan? Kasi ano eh, kahit pangit na photo, like ng like eh. Kumbaga, wala kasi daling pimintot eh. Daling, hindi katulad sa forum nun, you have honest, clean, and good measurement if your photo is good or not eh. Nag-gets niyo yung point ko. Kumbaga, yung social media ngayon, kumbaga, it's just all about the likes. Kung mabait, oh, nagla-like sa picture ko to, like din ako sa kanya. Okay. Yun lang yung pinakaano. Naiba, no? So, kumbaga, total. Parang iba-iba talaga. I mean, forum is more of discussion, wala. Debate, words talaga. Yes, it's more, diba? Tama, it's more how... No? How they break down the photo. Naalala ko pa nun sa DPP and people. Ayan yung dalawa eh. People. Those are the two DPP. Biggest, those are the two biggest forums. Ano yan eh. Ang maganda dyan, pag mahina loob mo, doon ka muna sa people. Pero pag people, gusto mo. Patayan talaga na gusto brutal. Gusto mo, katay, at kaya mo, subo. Sumabak ka doon. Ako nga lang, sumabak doon, layari ako. De, pero yun lang, ano, it's easy to be flattered now. It's easy to be fooled by the likes na hindi mo alam na yung level mo pala is not at par with the best. So, kumbaga, ito yung best. Ito yung starting. With the Facebook and social media, parang may gap na malaki, pero ang tingin nung beginner tsaka yung magaling, ang lapit niya. Pero in reality, sobrang layo niya. Bakit? Kasi nga, false confidence because brought about by social media. Ang dami ko dyan na kilala na kumbaga naging writer ng ganito, naging ambassador ng ganito, naging ganito, pero their work is not even at par with the general with the upper, you know, the upper kumbaga crowd of that genre of photography. So kumbaga ano eh, wala lang, ano, naging ano lang, content na lang ngayon eh. Basta makapag-provide ka ng content, hindi na nafi-filter eh. Hindi na, iba nga, yeah. Ibang iba talaga ngayon. So yeah, I don't want to say bad face, pero I think you got my point na yan. Ako, I'm very frank sa mga ganyan. Kunyari, sa kang makita brand ambassador, tapos nun, niwala pang 5,000 likes. Tapos nun, niwala man lang recognition. Sino yan? Sige, pero na. Ginawa ng brand ambassador. Meron. Diba, meron din naman eh. Marami yan. Meron sa ako. The views and opinions po. The views and opinions. Ayos ka, Edwin ah. You're trying to drag some. Ayoko. Hindi, ano ako eh. Prank ako eh. Kasi, unang-una, I don't care if I get back. Kasi I'm established already on what I'm doing. Kumbaga,
hindi naman, hindi ko nahabol local eh. Globally na eh. Yeah, so, yeah, kumbaga, yeah. Kumbaga, kung gusto mo talagang, pare, not many know this. Naging cover pa ako ng Digital Photographer Italy, the first cover, first issue. Yeah. Oho. Pare, cover ako ng ibang bansa, Italy, for their first issue. Kumbaga, yung mga ganung level, tipong sa loob-loob ko, hindi naman sa I'm being boastful about it. No. Ang sinasabi ko lang is that kaya ko magsalita ng ganito because I'm confident already of my achievement. Kumbaga, satisfied. My heart is full. My heart is full. Nicely said. May lubusot. Kumbaga, hindi ko kailangan ng another like para lang maging full yung puso ko. So I can say these things. Since we're on that topic, okay, may mga, sige, in Tagalog, mga walang K. Sige, ayan na yan. Nandiyan na yan, mga walang K. Isn't it the marketing side ang pwede nating i-blame for that? Kasi yung marketing ang mismong pumipili ng ganun eh. Tama? Yung nga eh. It's easy to be fooled right now kasi. Mm. Kasi nga, kumbaga, nakita lang active sa ano. Active sa ganito. Oy, pwede itong maging ambassador. Ambassador. Hindi man nila kumbaga, nakita yung ano experience. Di ba? So, it hindi nila na-realize it affects their actually, product. The integrity of the product kasi you're... Exactly. Exactly. Hmm. So, I think we have the same problem, brother. Napagsalita ko na wala sa oras doon. Hindi, pero... sino lang ba magsasalita nito? Kumbaga, if the younger generation or the new generation, wag na younger, the new generation who's coming in, you have to be selective who you follow, who you... True. Kumbaga, kasi ngayon, magre-research ka sa... Eto nga eh, nag-usap kami ni Raymond Isaac. He guested me also. Inamin niya na mali din siya sa ginawa niyang ganun. So, kumbaga, lahat tayo pa nag-research, kunyari, filters. Tatype ka sa YouTube, filters. Yung una mong makikita, yun ang papanorin mo. Pero pag tingnan mo naman yung, dapat tingnan mo yung work ng tao. Kasi kung maganda yung trabaho niya, then may sense yung sasabihin niya. Kumbaga, may karapatan siya kasi mag-endorse atin. Valid. Diba? Kumbaga, kasi, validated yung ano niya. Ang problema tayo ngayon, instant gratification, gusto natin matuto agad without researching the materials behind it. Kumbaga, ang dali-dali na nga mag-Google, type mo lang yung pangalan ng taong nagsasalita sa YouTube, eh, ba't di mo hanapin? Diba? So yun ang naging fault ngayon ng younger generation or the new generation. When you try to learn on your own and you have references in internet, kumbaga kung may fake news, meron ding... Ano bang tamang term? Hindi fake photographers. No. Hangit naman ang fake photographers. Poor quality. Kumbaga ganon. So, tingnan nyo yung content and the creator of the content. Kung may say ba siya. Tipong yun. Tama. Naano ko doon, napangyawal. Teka, bubuksan ko muna yung aking isang bitonis pa. Medyo hihihiya muna ako. Alisin mo nga yung t-shirt na yan. Umiinit tuloy eh. Buti na lang. Nag-disclaimer tayo kanina. Buti na lang hindi ako nag-ikasaw-saw sa local photography industry. Masaya ka na. Huwag ka lang pag-ulo na. Tingnan mo. Kundi matutulan ka lang sa akin. Wala na. Good vibes na nga lang. Sabi ko, I rather not meddle sa mga sa kanila na pag ganyan na. Makikita tama, mo. Tama. You're Parc Cruz. Tipong ganun. Dapat. I'm the same guy you met years ago. Ganun pa rin. Ako honestly ngayon, marami ako linet go na sponsors. Bakit? Kasi ako, loyal ako eh. Pagka brand ambassador ako, ibig sabihin nung ginagamit ko yung bagay na yon. Hindi yung first time kong ginamit yung bagay, brand ambassador na ako. Yeah. Before I become a brand ambassador, matagal ko nang ginagamit yon. Kunyari, tripod. Even before nagkaroon ng Benro Philippines, Benro na ginagamit ko. So, ginawa nila akong Benro. So, for the longest time, naging Benro ambassador ako. And then, we said goodbye. Kasi, parang feeling ko na, I have to push myself to a different
to a different quality of yeah. tripod. So, kahit hindi ako brand ambassador ng tripod na bago, I don't care. Mm. Kasi gusto kong gamitin yun. Oh, you're curious kasi about kung ano performance. Yeah. Mm-hmm. Oh, kunyari ngayon, ang ginagamit ko, RRS. Mm. Wala sa Pilipinas niyan. Bibili sa ibang bansa. I'm not an ambassador of it. Yun ang ginagamit ko. Mm. So, yun. Nag-streamline talaga ako eh. So, pati yung mga bags, ganito. Eh, peak design guy ako eh. So, kung yung, kumbaga, influencer ako ngayon ng peak design. Pero mm. even before nila ako going peak design influencer, kumpleto ko na yung bag. And you already tested it or nasubuhan. Mm. Kasi nga, by the end of the day kasi, since you have followers already, people listens to you, to your advice, kaya nga dapat, by the end of the day, integrity mo ang nakataya dito eh. Tama. Diba? Tama. So tama. Not because binibigyan ka ng gamit and let's say, example lang, I'm gonna say a sample, hindi porke binibigyan ka ng gamit and that gamit is crap, really crap. They don't promote that na maganda siya in public kasi binigay sa iyo kasi that's your job to. No, you have to tell the truth. Yun nga yung problem. Kaya nagigat ko ngayon yung pagiging endorser. You need it's in your integrity as your endorser or your influencer. You have to tell the truth. Tama. Kaya yun ako. There's a lot of photography equipment na manufacturer and dealers na lumapit sa akin para endorse yung product nila. Tinurn down ko talaga. Tinurn down, kunyari sa filters, siguro tatlo nag-approach sa akin, tinurn down ko. Mm-hmm. Una-una, tinireview ko kontrata nila. Sabi ko, parang kontrata ng isang influencer to, hindi ambassador, sabi ko to. Second, what's the main difference of the product? Sige, I'll stop you on that part muna. What's the main difference of the ambassador and influencer? Kasi people are also confused right now. People who are listening yes. and so social media. What's the main difference of that two? Wala, based on the contract na lang yan. But they have the same function. Alright, so it's for just me, it's the same function. Ambassadors lang is talagang mas detailed ang kontrata nila. They're the face of the ganito. Ang influencers the same. We'll send you a product, tapos nun yun, review it, ganito. Yun, influencer ka na nun. Alright. So you at least you influence guys, people to buy the product. Yun, tipong ganun. Ano lang talaga eh. Wala lang. Sana yung mga new generation ngayon, when they decide to buy a product, it's not because hype lang dahil yung mga active na nagpo-post na ganito, yun ang pinopromote. Pero kano katagal na nila ginagamit? Diba? Mga lodi, ganda na. Ito, ipalit nyo na. Kahapon, pinadala sa akin. Subok na. Kahapon lang, pambihira. Sobrang ganda nito. Sobrang ganda talaga nito. Nagamit ko siya. Alam mo, maganda tong usapan to kung may kasamang beer. Or ala ko, no? Mukhang ang rabi. Buti na lang. Meron siya. Magbukas na rin kaya tayo. Ayoko. Baka maging last show natin dalawa to pag ginawa ko yun. Hello, Rommel. Any follow-up question for Sir Edwin? May follow-up ako since pumastok na yung mga brands. So, sir, regarding po dyan sa mga ganyan, malaking factor din talaga yung when it comes to paggawa ng artworks nyo po is the parang yung gamit na ginagamit nyo po sa, for example, Canon camera. Yan po. Malaking bagay din po sa paggawa ng artwork nyo po ng mga magagandang landscape. Parang ganun po. Sa tingin ko, marami, meron tayong kasabihan eh. Wala sa pana yan, nandun yan sa nagpapana. Diba? Nasa Indian. Nasa Indian yan. Pero, ang tanong ko, ang ano dyan, paano kung pangit yung pana niya, hindi matulis? Maluktot. Maluktot, ganito. Kumbaga sa gera, ganito. Kumbaga sa gera, ganun din. Wala yan sa, kumbaga sinasabi nila, wala sa bala yan at sa bumabaril yan, di ba? Paano kung armalite yung kalaban mo? Ikaw, handgun lang, di ba? May point siya doon, Rommel. May point siya doon. May point ka po doon. So, kumbaga, ang point ko rin dyan, kung maganda gamit mo,
mas maganda yung output it adds. Okay, it adds. Pero it's kumbaga, again hindi kailangan mo pa rin alam na paano gamitin yung magandang gamit. Syempre, ayun, diba? Kumbaga yung Armalite, kahit may Armalite ka, tas ako, senior lang, eh kung di mo pala alam paano mo naka-safety ka, di mo alam paano tanggalin yung safety, di na ba ito nakita ng... Nice logic nga naman po, sir. Nice logic nga naman po. So, kumbaga, ano rin yan, it helps the photographer. Like, for example, ako, madalas ako mag-shoot ng Northern Lights. I can probably brag na isa ako sa pinakamaraming Northern Lights picture na Philippine-based photographer. Kasi sobrang dami ko talaga pictures ng Northern Lights. Sa sobrang ingit ko nga, tinatry ko ikaw gawin sa Photoshop, di ko magawa eh. Di ko So, kumbaga, pagka hindi maganda yung camera na gamit mo, hindi mo makukuha ng maganda yung curtains, yung corona. So, kumbaga, dapat maganda rin sa low light yung camera mo. So, ganun din yun. For example, nagtutour ako. Gamit nung isa, crop sensor na luma. So, gamit ko, full frame. Panakita niya LCD ko, sabi niya, how did you do that? Paano ko ituturo yun kung may limitation yung kanyang gamit? Tama. Gets nyo? Yeah. So, paano matuturo na? Almost the same lang tayo kasi you want, meron sa akin, portraits. So, you want that shallow depth of field, pero ang dala mo kit lens. Diba? Pwede natin, ilalapit natin na todo yung kit lens mo. Talagang lalabo yung likod na yan. Pero, hindi kasing ano ng prime lens. So, same ano tayo doon, stand natin doon. Principle. Yon, Rommel. Wala ka na naman may tanong, no? Hindi, kasi, nice logic, kasi, pero normally, perhaps, yung logic na yon gumagana kay Edwin, huwag mo gamitin, ikaw gagamit sa iba tao, mapapaaway ka niya, pare. Sasabihin sa'yo, pilosopo ka. Kay Edwin ba? Ano naman masasabi, siyempre sabi, sino ka ba at bakit nagsasalita ka ng ganyan, di ba? Papalik din sa akin yun. Pero syempre, yun nga, dapat pala work hand in hand. Balance, babalance mo rin. Balance, of balance course. Din. Yung pana nga naman na gagamitin mo, tama nga naman si Sir Edwin ton. Yun. Kasi maraming klaseng pana, di ba? Yun nga, tama nga. Kasi kung baluktot yan, tapos ano, baka bumarang sa'yo, balik rin sa'yo. Di ba yun? Diba? Oo. Ito, nagiging-usapang lasing na tayo dito. Anyway, okay, so I'll continue. Edwin, can you cite one biggest hurdle you've encountered so far sa career mo? And how did you handle it? Ah, maganda yan. Siguro nung when I was starting with my tours, kasi lalo na yung first year ko na nag-resign, tapos nagbenta ako ng tours, I would go on a tour na break-even lang halos. Apat lang yung kliyente ko. Break-even lang. Okay. Kasi malaki ang cost ng tours eh. Pamasahe ko going to place. Hotel ko, ganito. Malaki talaga yung overhead ko. So, yun ang naging biggest hurdle. How to get your name out there. Pero ang ginawa ko lang ay naging consistent ako. Kumbaga, kahit na alam kong wala akong kitain dito, yung same enthusiasm kung nagtuturo sa field is the same. Doon nga bumilib sa akin, hindi naman bumilib, doon nga yung natuwa sa akin yung employer ko sa Iceland eh. Kasi, sabi niya, there was one time, nakatatlong tours na kami. Imagine, tatlong back-to-back tours ha. Tapos noon, bigla nagkaroon ng Northern Lights. Ako, excited pa ako, bumaba ako, tinuturoan ko yung mga ano. Siya natutulog sa kwarto niya kasi pagod na siya. Tapos sinabi niya sa akin, Edwin, you really love what you're doing. Kumano siya. Sabi ko, yes, of course. Whatever you see, whatever enthusiasm you see with a tour that's 4 or 2 people is the same with 10 people. Kumbaga, dapat consistent yung ano mo, yung enthusiasm mo for it, your passion for it. Para yun nga, doon ko na overcome yung hurdle na yon. Dati apat lang, ngayon mga kliyente ko yun, minimum 8, tapos hanggang 12. Nung last
tour ko sa Canada, nakadalawang tours ako. Mm. Isang 15, isang 8. So talagang okay na okay na. Business is good. Business is good. The problem is, marami ka na rin kalaban ngayon eh. Before the pandemic, ang daming nagbiglang nag-tours na rin eh. Tsaka, dati noon, ang isa pang hurdle ko, ang hirap bentahan ng tours ng Filipino. Mm-hmm. Dati noon, ang clientele ko, 70% Filipinos, 30% foreigners. Why? Bakit? Why mas konti sa Filipino? Bihira kasi yung Pilipino, pag nag-tour, gusto nila, sayang habol nila. Leisure. Okay. Eh, ang photography tour, para ka na rin nagtatrabaho nun kasi gigising ka ng madaling araw. Magsusunod ka ng sunrise. Pagbalik, pahinga ka lang ng konti. Tapos nun, sunset. Tapos nun, sa gabi, mag-Milky Way ka or mag-Northern Lights. So, konti lang yung talagang may kaya na serious to do those things sa Filipino market. So yun. Ngayon, ang clientele ko, baliktad na. 70% foreigners, 30% Filipino. Okay. So okay po. Mga taga Hong Kong, US, Malaysia, yun. Pero it's good that we still have a market and new blood who are still into that, lalo pa rin na curious about the craft pa rin. No, marami pa rin. Ang problema ko ngayon, marami nag-startup ng mga local dito, na local tours, na sobrang mura nila. Ah, okay. Kumbaga, ganun naman kahit saang business sa wedding, sa workshop, or whatever. Patayan ng presyo eh. So, nangyayari ngayon, parang alam ko yung logistics eh. Ang nangyayari, nagsasuffer, hindi na realize nung mga sumasama sa kanila na hindi at par talaga sa standard globally yung ginagawa nila. Tipong ganun. Medyo dapat they should not price themselves so low that wala silang pamparolyo to explore other places. Kunyari ako, gusto ko mag-tour kasi nangyayari ngayon, the clients are paying for the portfolio of the tour leader. Okay. So nangyayari, hindi pa naman napupuntahan ng tao yung lugar na yon. Tapos mag-tour siya doon. Kumbaga, binibase niya lang yung tour niya sa nababasa niya sa libro at Google Maps. Diba? why would the clients pay for that tour para sa portfolio ng taong yun? Diba? Na hindi, wala naman siyang wala siyang actual experience. Eh kami, dun sa company ko, I formed a company called Wide Horizon Photo Adventure. Ang kapartner ko niyan, si Doc Noel Kasahe. He's based in LA. Okay. Pero Pilipino yan. Alright. He was named as the, nung 2018, top 100 photographers ng Nikon USA. Wow. Grabe. Check nyo yun. Kung meron ako siguro ngayon na hinahangaan din na isa pang photographer na locally, and that's my business partner, si Noel Kasahe. Sige, you should look at their Facebook. I'll take note of the name. And again, upon edit sa YouTube, I'll bring them up here. Para sobrang galing ng mata niya ni Doc sa visual design. Anyway, yun nga, kami, nag-spend kami ng pera to explore the place. Kumbaga, bago pa lang namin offer yung tour, napuntahan na namin. Mm-hmm. Diba? Kasi kawawa yung kliyente. Kumbaga, nagiging you invested. Inipig. Yeah. Yun yung biggest hurdle ko, kumbaga. Pero you were able to fix it. Yun ang maganda doon. Yun yung, Rommel, any follow-up there? Kasi ikaw, a good example kasi hurdle, I would be one of the, ikaw isa sa mga tao rin hinahangaan ko pagdating sa mga pinagdaanan mo sa buhay rin. Pero sir, I'm serious. Wag mo akong tao na. Seryoso ako. Kasi yung mention nga lang, yung na-experience nga, di ba, sa agent, sa travel sa kanila, sa wedding sa'yo, marami rin. Talaga, sobrang. Iba klase rin yung industry mo eh, di ba? Wala, ibang shift talaga yung iba-ibang klaseng hurdles doon eh. Ibang klase. Medyo nakarelate nga lang din ako doon kay Sir Edwin. Nang slight. Kasi
parang tingin ko parang mas medyo grabe rin yung mga doon sa industry naman namin. Pero anyways, marami rin ako natutunan doon sa inanong ni sir na kailangan talaga experience muna. Kung baka katulad ni sir, bago sila mag-tour, pinupuntahan na muna talaga nila bago i-offer. Which is malaking bagay yon. So talagang alam nila kung ano yung ginagawa for sure. Yun. You're not just, again, you're not basing it from Google. Na yun nga. Yes. Diba, ang tawag nga natin sa mga ganun, henyo eh. Diba? Hindi lang mga, pag tinawag kong henyo, it's not gonna, trust me, pag tinawag ko kayong henyo, don't take it as a compliment. maraming henyo ngayon dito sa atin. Maraming henyo. Ha? So, yung pagbigyan na natin sila. Ayan na naman tayo. Sabi ko sa iyo, na-miss ko si Edwin kasi normally we talk about people na yung talagang may mga sublight talaga. Dati ganun naman. Sa forum naman, we're not saying forum was it like that. Meron rin mga ganun. Pero ang laban kasi sa forum, hindi yung pakitahan ng scandal. Lolo, hindi. Doon, ano, more on technical debate. Technical debate. Words. If someone would bash your photo, you would ask the basher bakit. So if the basher would explain ito kasi ito ganyan, talagang ano, it's detailed. Ganun, talagang gagano. Yo. Maganda yung naturo na nagawa ng forum for us kasi iba naging training rin namin to ano, iba rin yung kanya yung transition from forum to social media na Facebook, ibang-iba talaga. Doon na uso yung word na popcorn mode. Single page magiging mga 20 plus. Ayun na sagutan na sila. Ayun na sagutan na sila. Tapos kami magpipil pare, o tingnan mo. Ano, gato ganun. Bukas ang balita pero ngayon ang broadcast parang ganun dati ganyan. All right. So Edwin, here's another one. What's your favorite thing about what you do in this field? Your field? Kasi sa amin, it's the traveling and the food. It's not actually same. Diba? Same. It's the traveling. It's the meeting traveling. New people for me. Meeting new people. Friends. Sobrang dami kong naging kaibigan na foreigner, hindi lang Filipino. And you would see the difference between the Filipino and how they think. Like, I have one good friend, Ador, same bus driver namin sa Iceland. He went here in the Philippines together ng asawa niya. Okay. Last summer, tinur ko sila sa Pagsanghan, tapos they went to Palawan. So, kumbaga, naging good friend ko na rin. Pati yung business partner ko na owner ng company is a good friend. Pero suplado yun eh. Anyway. Yun. So, the people I think is also the people you meet. How about the teaching part? How fun is it? It's good. Actually, the reason why mas advantage tayo kasi ano eh, ang Filipinos not only because they're hindi lang naman sa knowledge din eh. Marunong tayong makisama eh. We're friendly people. Smile a lot. Kumbaga, merong yung company that I work to, merong iba't ibang lahi. May German guide, may French guide, etc. Yung ibang mga yon, ang daming nagre-reklamo sa kanila kasi ganito daw. It's because culturally. Kasi kunyari, ang isang taga-France na magsalita, kung magtuturo, medyo pagalit ang dating. Kaya akala ng mga participant, bastos to ha, ganito. Eh tayong mga Filipino, sobrang friendly natin eh. Tsaka gusto talaga, ako kasi talagang may sincerity ako na gusto kong makuha ng participant yung picture na maganda. Yeah. You want that for them, di ba? Oh, syempre. Oh, ang ganda ng kuha mo. Tipo, sincere yung ano mo. So, yun. I think, ano, sa teaching, it's the fun part din talaga. It's so fulfilling to see our students. Exactly. You're fulfilling to see our student excel. Lalo na pag ano. Kasi nga, di ba, may kasabihan nga, ibang,
pag ang na-impart mo is knowledge sa isang tao, habang buhay niya dala-dala yan, and he would just be grateful for that. Kasi whether or not, ang point yan, sa'yo nang galing, and you would see yung growth niya, yung malaking bagay. And we both saw people like that sa mga career, sa ano natin, field natin, na natulungan natin, yung malaking lang. Meron tayong common eh, actually. Meron tayong common sa dyan na nag-did good. Alam mo? Sino? Annabelle Chavez. Sino? Oo naman, siya ang Annabelle. Siya ang Annabelle pala. Annabelle, so she's one of my fun student na nakita ko. Grabe yan. Ako talagang proud ako sa mga ganyan. I have one na talagang I'm so proud na kumbaga every time na nakikita ko yung achievement niya tsaka kung nasaan siya ngayon, it brings ano eh, it brings kumbaga pride to me eh. Si Bong Baho yung gumagawa ng time-lapse. Okay. Yung gumagawa ng time lapse. So nung nagpunta kami ng Taiwan, sinuot namin yung Sunshine Tide Bridge. Kasama ko yan si Bong. It was the first. Yun yung mga experiment ko how to do the tours eh. So ako nag-arrange ng logistics, tas yun, pinunta kami doon. Hindi pa siya rumang time lapse noon. Tas nung ako nagta-time lapse na ako noon, tas tinuro ako siya ng basics. Tapos nung siya yung nag-aral ng mga medyo advanced na sliders, dolly, ganun. Ngayon, he's the most sought after time-lapse photographer in corporate world. Siya gumagawa sa mga power plants for Rockwell. Maganda hawak niya. At umakyat ka ng pulag at nanood ka nung orientation nila at nakita mo yung time-lapse na video na pinapresent nila. Si Bong ang gumawa nun. Oh, that's cool. We have to check that out. So I'm very proud sa mga ganong at mga achievements. Nice. Yon, Rommel, anything to say? Medyo kasi itatanong ko pa sana nasagot na ni sir yung about teaching eh, pero so siyempre si Ma'am Annabelle, di ba, si Ma'am Annabelle, from portrait to landscape. Actually I think si it was Annabelle landscape first before portrait, nauna landscape niya. I'm not sure. Pero the point there is she's enjoying both genre. Pag the board siya sa portrait, he'll go portrait. Landscape. Balik nalo. So, good work, Annabelle. Anyway. Hello so, po, Ma'am Annabelle. Ito maganda to. Ito gusto ko. Itong talagang... Sige nga. Yung pinakita ko sa inyo to question na to, napakamot rin kayo ulo. Edwin, given a chance, okay, given a chance to play God, just one day, to play God one day, and to create the 10 commandments of photography, what would be your first three? Ako, mahirap yun ah. First time ko na-encounter yung tanong ko yun. Diba? I've been interviewed a lot. Pang Miss Universe eh. Pang Miss Universe. Kasi ito yun. 10 commandments of photography. Yeah, na gusto mo i-apply to all. Siyempre. Siguro number one ko, learn your camera. Alright. Okay. Kasi ang daming mga photographers ngayon, pagka nagpunta na ng manual mode, nalilito na sila. Siguro learn your camera. Kunyari, nagsushoot kami ng Northern Lights. Ay nako, hindi po pwedeng manual sa inyo. Hindi lang yun. Hindi nila alam kung nasaan yung ISO nila. So sa dilim, dapat pinagtuturo nga ako ng mga participants ko, dapat you know your camera. Kahit nakapikit ka, kaya mong baguhin yung ISO. Parang lang yung nagturo ako ng Photoshop, tapos yung tinuruan ko, hindi marunong gumamit ng mouse, brother. Meron ganun yun. Naalala ko tuloy yan, napakamot na lang ako eh. Hindi, wag na lahat. Wag na, patuloy mo na lang. Wag na. Naalala ko lang, sige. So yun, siguro, yun ang first rule ko, know your camera, kumbaga. Okay, that's one. Tapos sunod, second. Kusa, mahirap yun ah. Di ba? Second rule, Hindi typical question ba ito? Hindi photography dito. Ano to eh? Miss Universe dito. Mahirap yun ah. Kasi ano yun ah? You could actually apply. Siguro second ko, never stop learning. Alright. Yun ang second commandment ko. Kahit ako ngayon, I would experiment, I would still read new mga books about new techniques, etc. So, yun. Kasi, if you
if you become complacent, tsaka hindi ka nakapag jump to the next generation, thunders ka na, wala na. Nag-evolve. Thunders ka na. So kumbaga dapat you should never stop learning. That should be my second commandment. That's good. Maganda yun ah. Dapat maalam mo yung camera mo at hindi ka magsistop matuto, mag-aral. Matuto. Tama nga. Mababawasan mga henyon yun sa mundo. Sa dalawa pala, mababawasan na yung henyon dyan eh. Hindi na sila magko-comment na ganyan-ganyan kasi naintindihan na nila yung camera saka alam na nila yung photography. Tama, mababawasan masasama. And the third one. Number three, it's not really photography related. Ego. Yeah. Pero it applies. Mind your anger. Kasi ngayon, kunyari yan, nagko-comment sa pictures. Yung galit, may mga experiences ako on past business ventures or past partnership. Yan. Alright. Kanya na nangyari. Kumbaga sa akin, mind your anger. Bakit? Yung simpleng bagay na kumbaga galit mo, bakit yung reaction mo parang mas malaki yung ginawang pagkakamali ng tao? So parang ganito, kunyari, nag-away sa basket dahil kay LeBron James. Yung galit mong isa, kala mo, pinatay yung asawa. Oo, pare, sobra. Yung ganito. Pare, tagala, isip ka lang. Pare, sasapakin ko yan pag nakita ko yan. Meron yun, marami kami kilalang gano'n. isa lang sinabi ko sa kaibigan kong yun. Sabi ko, pare, yung galit mo, parang pinatay niya yung asawa mo. Ha? Oo, ganun din ginawa niya. Kasi yung galit mo, yun yung level ng galit mo. Dapat yung level ng ginawa, yun din yung level ng galit mo. Hindi yung putya malaki agad yung level ng galit mo, di ba? Meron akong kilalang doktor na anger management. Pare, pwede natin padala ko sa'yo. Tama yun. Mind your anger. So that's good. Kasi with that three, actually it covers everything na wala ka na. Yes. Tatahimik ang mundo ng industry because of that. Honestly, kasi wala nang, pardon my language, wala nang magiging bobo sa photography dahil alam na nila yung camera. Second, wala nang magbabash ng photo mo kasi naiintindihan nila ano yung photography itself. Then finally, wala nang, the third one, bago mag-react, nag-iisip na sila. Hindi na sila nagwawala online ng exaggerated. Nakala mo nga, para pinatay magulang mo, yun lang naman, nagkamali lang naman ng spelling yung tao, parang gano'n. So, diba? Laking kasi maraming ganun talaga ako. Maraming kong mga kaibigan. Na ganun. Until now, ganun. Kumbaga yung galit mo, dapat whatever the person did to you, the anger should not be the same as that. Kumbaga parang hindi ka na bata eh. Hindi na. We're getting old. Kaya gano, it applies na rin nga sabi mga, we all nag-ano na tayo, nag-mature na rin tayo. Sabi mga before, probably, during the early days, if someone commented or criticized my work, it's gonna be personal, and I probably, you know, will fight about that. Pero since we're getting old and we matured, aside from just being known already, and we're already at our stature, so yun na yung term. Hindi na natin talaga papakailan kasi it's a waste of time and energy already. Yun ang ano. Tsaka ako, that pagka ganyan may nakita akong nag-comment sa picture ko na ganito, una kong gagawin, click ko yung Facebook profile ng tao, titignan ko yung pictures. Yeah. Pictures niya pangit, ay hindi kita papansinin. Wala kang karapatan eh. O diba? Wala kang karapatan i-judge ang ano kung ganyan ang trabaho mo. Diba? Troll lang yan. Nagtotroll lang yun. Marami yan. Siyempre. Mga trolls? Marami yan. Marami na bubore. Marami boring. Kaya nga kami gumawa ng boring Mondays na show dahil dyan. Marami na bubore. Anyway. So, Rommel, any backup question for that? Hindi.
not really a backup question. So, yun nga, maganda nga yung... Actually, talaga na-cover nga yun. Sabi mo, na-cover nga yung halos lahat. Kasi, yung pang third commandment talaga, yung mind your anger. Eh, malaking bagay 70% ng photographer, ubus. Kasama na ako. dapat yung third ko kasi, hindi siya commandment eh. Prinsipyo siya eh. Prinsipyo. Kaya hindi ko na ano. Oh, pero kung kasi ano na yun eh. Maganda na rin na i-apply eh. Oh, pero yun nga, itong sasabihin ko na dapat na third commandment ko, hindi dapat mind your anger eh. Dapat the proof of the pudding is in your work. Yun dapat yung third commandment ko eh. Kasi marami sa industriya natin ngayon na sobrang ingay. Pero pag tinignan mo naman yung trabaho nila, hindi na nag-grow. Kumbaga same at same for the past 10 years, ganun pa rin yung itsura ng trabaho. It's the same look na hindi na walang evolve. Kumbaga hindi nag-evolve. Number two, kumbaga, yun nga, it's all talk. Kumbaga lahat ingay, lahat yabang, pero wala na mga accomplishment. Marami nun. Marami na. Diba? Kaya nga sabi ko, the proof of the pudding is in iba kasi mga style ng mga yun eh. Eh, ganun talaga. Kasi may iba-ibang style. So, nataon lang na iba yung style. So, Rommel, before we continue, I think you have to do some shout-out at sila. Mark Flores is here watching again. Ooh. Sila, ano? Sir Mark. Nice goal. P. Edwin daw from Mark Floro. Sir Mark! How are you? Miss na kita, Sir Mark. Nag-enjoy sila sa ano eh, sa interview section namin eh. Kaya ano, napa-part. Shoutout ka muna, Rommel, at marami mo ng sige. Mga bagong ano. Sige, tapos I'll continue. Unahin ko na si, lapit ko na nga to, medyo lumalayo kasi ako. Sorry. Sige lang, okay lang. Sige. Si, hello, si Mahitos Egya from Tagaytay daw. Hello, from Tagaytay. Marang magandang gabi. Verg Loriani, magandang gabi sa iyo. Sir Ver, from Canada yan. From Canada. Hi, Sir Ver, from Canada, magandang gabi po. Jan Lobaton, magandang gabi sa iyo, sir. Don Romulo Davies, sir, magandang gabi po. Magandang gabi. Siyempre kay Franco Amor, basa, magandang gabi sa iyo, Doc. Rommel Cruz, magandang gabi. Papi, magandang gabi sa iyo. Sa akin, Japs Ramiscal. Hi, brother. Thanks for dropping by. Yep. May Alagaban from Bacolod. Magandang gabi. Sir and Sir Nicholson. Sir Nicholson Ong is here watching. Uy. Henry's. I think they have may sale sila for Black Friday, I think. So I'm not sure kung meron. Just check out Henry's camera. Just on their page. Yes. Sa teammate ko pala dati, kay Christine Mabel Bitor, magandang gabi po sa iyo. Yeah. Yan, kay Sir Mark Floro, and yun po, kay Jamie Yabut, magandang gabi ma'am, magandang gabi from Taiwan. Magandang Taiwan. Gabi po. So I'll continue, Rommel, okay? Yes, go ahead. Sir Edwin, okay pa tayo? I'm enjoying this. Yeah. Something different. We tried our best. Anyway, what does technology play in your work, and does it affect you as a photographer in terms of style, work, and marketing? Kasi the technology thing evolves every year. Ang bilis magbago. Of course, yes. We're endorser, we're influencer, or sometimes we have a favorite gadget, we use this a lot. But all of a sudden, biglang may babago. How does it affect your work? Doon sa line of work ko, very important yung gear. Lagi na sa inyo. Very important. Kunyari, the use of yung mga apps, kunyari, weather, kailangan mo matrace yung prediction of activity ng northern lights. Mm-hmm. Kunyari, very particular ako sa tour ko kasi I want to know kumbaga yung everything that's gonna happen even before it's gonna happen, which is very hard. But with technology, sobrang dali. It made it easy for you. It's easy.
Like yeah. for example, okay, go. Northern Lights kasi, ang batting average ko dyan, almost 90% ng mga tours na linig ko, lahat yan nakita nila Northern Lights. Wow. And for a guide, wow. that's very high. So, meron pa nga isa akong tour, nasa kotse lang sila. Last year na tour to, halong Filipino and foreigners. Okay. Nakita, so I use my phone. Very important yan, phone ko, dapat double SIM, etc. 4G, mabilis ang connection, etc. So nakita ko agad, uy, meron na sa Tromso, susunod na ang Lofoten. Pinababa ko sila 15 minutes. Tapos yun, true enough, 15 minutes, lumitaw ang Galing. Northern Lights. That's good. So, yun, very, ano ako dun eh, very picky ako sa ganun. I think technology plays a very important part, especially in photography. It made easy for you na talagang to predict or whatever you're doing talagang yeah, ano, no? Napapadali trabaho. Even dati sa Milky Way, kumbaga hanapan ng Polaris. Ngayon may app na, titingnan mo lang ng ganyan kung nasaan, makikita mo na. Kung what time magra-rise, anong time nasa peak ang bulging disk, nandun na sa app. It made it easier talaga. So malaki advantage ang technology for you guys. Kasi sa amin, sa field naman namin, well, same eh. For that, hindi mo naman kailangan yanon. So basically, it just adds a little bit detail and that's it. So nakakatulong, pero mas malaking bagay sa inyo, lalo na sa field nyo. Dahil nga ayun. Rommel? Yun, actually may nag-PM sa akin, medyo interesting kasi yung question sa Go, shoot. Mark Go ang pangalan, sabi niya. Gears ay highly technical daw po. So, sir, ang question niya is, how do you balance it with the expression of being an artist photographer? Para pong ang nangyayari, since highly technical yung mga gears natin, how do you balance it? Of an expression of being an artist photographer po, Sir Edwin? That's a good question kasi artistry comes within eh. You can only cultivate it eh. Kasi you cannot buy it, you cannot learn it, you can only cultivate it. When we say cultivate, yun nga yung ang igniting factor dun yung how passionate you are to what you're doing. Diba? Like kunyari sa landscape photography, sa una, pag nagpa-practice ka, ang creativity mo is just to get a good shot. So, bato, tubig, yan na yan. Once you're comfortable na with your gear and what you're doing, the workflow, doon na lumalabas yung creativity mo eh. So, doon na yung magiging nag-experiment ka na sa composition mo, gusto mo frame within a frame, or you wait for something different, a moment, etc. Or ang style mo, long exposure, black and white. So, creativity kasi, it's a factor that you cannot control. So, pag tinanong yan sa isang photographer, that's the hardest question to answer. Kasi kanya-kanya yung style yan eh. Style yan, yeah. Kanya-kanyang style yan. Kunyari, si Raymond ngayon, Raymond Cruz, who's a good friend also, ang style niya ngayon is long exposure, black and white, fine black art. Black and white, Which is different from my style, di ba? Pero nung nag-start kami dati, parehas kami niyan. Parehas ang style na gusto namin kasi we were learning at that time. So kumbaga, yun nga, you evolve and you cultivate it. But you can never ask how do you do it? How can you be creative? Nahirap yan. Para mong tinanong ang isang chef, paano ka magluto? Diba? Paano ka magluto? Ang tatanong niya, anong putahe? Diba? Ganon din ako. Diba? Kumbaga, there is no one answer ano yan to it. Tama yung sinabi mo. Sa chef yan, tatanong, paano magluto? Pwede ka niya tulungan the technical side magluto, pero yung pag-intimpla, yung timpla itself, iba. Iba eh. Doon nagkakatalaw-talo. So, tsaka yung init, gano'ng katagal sa init. Sa pag ginagano mo yung... So, kumbaga, ano lang yan eh. Yun. You cannot, ano eh. Gut feeling. There's a gut feeling. Experience, I think, also plays a part in cultivating your creativity. The more you experience... you gain, the more you are there out in the field and practicing your craft, the better you're gonna get in your composition. Pag hindi ka nandun, you will just
shoot the same thing over and over, over and again. Over and but if you... And you'll get bored. Kaura mismo, exactly. Mahilig to kanya. Yes, diba? Yes. Hmm. Kasi to tell you frankly, Northern Lights, pag nakita ko yung mga first shots ko ng Northern Lights, sabi ko, ang pangit. Bakit? Kasi sobrang excited ako ma-shoot siya ng ganun eh. Di ba? Kasi first time ko makita. Yeah. So lahat ng tira ko, sky lang ng sky. Pero oh, happy ka. During that time, you're happy that time. Oh, siyempre, ganda nito, ganda tayo nito. Tayo naman eh. Lahat ng mga pag... Ako, pag binalik ka natin mga trabaho natin, wow, shit. Paano tayo sumikat so, ito? creativity is, yun nga, it's a combination of experience and how you cultivate it. Right. It's an expression of, it can be an expression of what you feel. Yes. Ang problema lang, yung expression of what you feel is sa trabaho para sa sarili mo. Once you share it and it becomes part of your portfolio, you can never tell a client or your viewer, ay hindi, kasi expression of my mood to. Hindi, pag kliyente na yun. Oo, mali yun eh. Oo, there is a creativity to express your mood. Mm-hmm. Your artistic mood. And those works are for you. Pag yun pinost mo at merong nag-comment ng negative or sinabing ganito, huwag ka maapektuhan. Kasi nga, you were just expressing your creative mood. Kaya huwag kang maapektuhan kung may magko-comment na pangit yun or ganito. Then there's a work na creativity because you want a nice photo for your portfolio, aesthetic purposes, then yun, that's different, di ba? So, yun yung nakikita ko dun. I think that's the basic principle behind it. Parang ganun, yun. Are you happy with that, Rommel? I'll try to ask yung person na nagtanong. PMS, sir, happy ka naman ba doon sa sagot ni sir? I hope. Medyo kompleto kasi yung sinagot ka. So, oh, maganda ako. Maganda na kuha natin sagot doon eh. Oo nga eh. So, tuloy ako. Ano lang, based on experience din kasi yan eh. Hey, which is good. Kasi you're basing it in your experience. Kaysa naman wala kang experience, tapos bibigay ka advice. Bas-bas ang bahay yun, di ba? Kasi may mga, kunyari, may mga shot ako na gusto ko kasi personal, ano ko yun eh. Personal mood ko. Pero pag tinatanong ko yung mga friends ko, yung core group ko, pare, anong tingin mo sa photo na to? Pare, parang di maganda eh. Di ba? Hindi ako nasasaktan. Bakit? Kasi para sa akin, maganda siya. Wala akong pakialam. Hindi dahil sa tropa. Tanggap ko yun kasi that's my personal expression of the mood that I had during that time. Gusto ko to kasi yung ganon. Okay. Pero pag kunyari, pang portfolio ko, tipong talagang kompleto recados yung technical for sure to. Oh, technical yung pag-compose mo, 'di ba? Wala ka pa nakikitang ganung composition sa ibang photographers. Oh, iba na 'yon, 'di ba? So kumbaga there's so inokra yung trabaho mo, pagtapos mo pagtagal ibang usapan. Apply natin yung the third commandment there, yung mind your anger. People would remember that third commandment, maniwala. Kayo, ang daming sensitive ngayon. Kala mo sila pinaparinggan. Hindi ho kami nagpaparinig. Feeling lang ho kayo na kayo pinag-uusapan. Hindi pa. May mas marami ho kaming mas maganda buhay namin para pag-usapan namin kayo. may exact word dyan eh. Ano? Tamang hinala. Yan. Tamang hinala. Hinala mo lang ikaw pero hindi ikaw. Parang ganun. Arabella, I'll continue ha. So I'll go for it. I have some extra question here and I want to ask this. What does color, light, and storytelling means to you? Para in terms of your sa field mo, does the storytelling within the image, how important is it, especially with your type of photography? I think very important, especially light and the mood. The mood creates the story. Yeah. Very important yun. Ang me as a landscape photographer, ang main objective ko is when the people see my photo, parang I also bring them there. All right. Parang they can see the place doon sa ano, they can feel what I felt during the time na kinukunan ko 'yan. Kunyari Northern Lights, meron akong kinuna na series of small houses. It's near the airport. Biglang pumutok yung Northern Lights. Tapos meron akong isang particular na gustong photo na yung dalawang band ng kulay ng Northern Lights biglang nagpakita. Ewan ko pwedeng i-share ngayon eh, pero sakana. Yeah. So yun, yep. Biglang nagpakita ng ganun. Kumbaga
every time I post that photo, natutuwa ako kasi the people get the people get what I felt during that time. Pia mo so sa akin yung photo para sa edit, ha? Isasama ko yan dito while discussing. Yeah, sure. Papasok ko siya. Sige. Mm-hmm. So, kumbaga yung mga tao, dapat a great landscape photo should be able to extend the emotion of that photographer during that time. That's the basic principle of a good photo. Okay. Kumbaga kung anong nararamdaman mo. Kung ano nararamdaman nung photographer during that time. During that time. Kunyari, I'm at awe kasi ang ganda nung look nung Northern Lights. Mm. Pag nakita mo rin yun yung emotion nung viewer, then successful ka dahil na-transcend mo yung emotion mo sa picture than sa viewer. Yeah. That's a different take. Huh? I never heard that. Kasi doon ako laging curious about how do they tell the story using landscape? Are they going for yung mismong actual landscape telling the story or the light telling the story? It was yung your version is more of the expression of the shooter itself, the artist itself. Yun yung ini-express nyo. Which is a different approach. Which is kasi akala ng mga... may mga nagsasabi kasi na documentary ka, ganito, you're not a documentarist, ganito. Yes. Talaga namang hindi. Because when you shoot, you are trying to express the emotion. Yung composition mo, the mere fact, bakit mo kinompose to, bakit in-include mo yung bundok na to, ba't in-include mo yung sunrise na to, it's because you want the person who's going to view that photo to feel what you felt during the time you were photographing it. Yes. Ganda ng Rommel, ganda ng approach na yun. Kahit ikaw eh. Because that is the most beautiful thing you've seen and you want to extend that to that viewer. That's artistry. Kumbaga, art is... kumbaga, if you go to the basic of art, art is an extension of emotions of that, or the emotions eh. Kumbaga, art can extend joy, art can extend sadness. Ganun yun eh. The basic emotions are extended through art. That's a very nice answer. Isa sa mga gusto ko. Galing. Dude, ang galing mo na sobra. Ibang alam. Parang tama na yung big deeper, no? Ayoko na nito. Mininom ko. Ako, whatever you're drinking, continue, dude. We're getting to ang ganda ng mga info. Huwag ka lang matutulog. So, okay. How do you maintain the discipline in your field? Pag sinabi ko kasi discipline, iba ang disiplina nyo. Landscape, hands down. Opo. Why? You wake up in the morning, early in the morning, at a certain time, date, hindi ka, you travel on an exact date. Then schedule is a very important thing. Time is an essence sa inyo. So how do you maintain the discipline? Wala, it comes naturally kasi excited ako eh. So hindi pang tamad tong field. Hindi naman sa tamad. If you love what you're doing, hindi siya trabaho for you eh. Yeah. Yun eh. Kunyari, sa tour namin, back to back tour. Kunyari, sa Iceland isa, nagtatatlong tour ako. Greenland, 1 month ako nandun. Pag sinabing 5 o'clock ang call time, 4:30 gising na ako niyan. Si Rommel, ganun. Ganun. Oo. Hindi dahil trabaho siya. Dahil excited kasi, ako kung anong makukunan namin. Kung baga ganyan. So it's not the job. It's still you're enjoying. It's not, you never consider it a job. No. It's ang parusa lang sa akin, ang parusa lang sa akin naman talaga is when I'm not in the tour. Kunyari in between tours, may layover ako, let's say 3 days before the next tour. Yun ang kotsa mahirap. Kasi doon mo na may miss ang pamilya mo. Wala kang makausap, kundi four corners. Pag lumabas ka, gagastos ka, ayaw mo lumabas. Hold that podcast. I have a question regarding that. Maya, maganda. Paiyak. May crying section tong show namin. Anyway, Rommel, I think you have to read Mark Flores' post. Mukhang maganda to. Yun. Sabi kasi ni Sir Mark, "Sir, magic is Edwin's specialty. His magic brings out the great positive emotions from the viewers of his masterpieces." That's coming Sir Mark Floro. Yo. Yes. So. Thank you, Sir Mark. Namimiss ko na si Sir Mark.
Sarap kasama ni Sir Mark. Masarap yan. Alam mo, sarap yan. Sarap ko. Nakasama ko rin kasi sabi ko. Kaya, dami mong matututunan dyan. Sobra. Kasama ko yan sa Davao ba yung pinunta namin o CDO? Basta tuntua akong kasama yan. Masarap sila yun. Sila talo ni Sir Derry, panagsama. Si Derry, pinagsama mo yun. Ang gulo nung mga yun. Dami mong matututunan. Kayo yata ang magkakasama nun eh. Kasi kaya yata magkakasama Davao. Kaya yata magkakasama nun eh. Ayun. Si Raymond rin, kasama namin nun eh. So, oo, nandun nata si Raymond nata nun. No? Nandun rin ba si Oli Ruiz nun? No? Tayo-tayo ba yun? Tayo nga yun. Ay, hindi ko alam lang. I think tayo. Basta Davao, yeah, it's a basta may it's a picture pa kami yan. Ang laki. Oo, ang laki ko pa nun eh. I was 100, 250 pounds pa nun eh. Pati tinitin ako yung picture ko nun. Laki. Ngayon nasa 220 na lang ako. Pero yeah, dude, okay. you look hindi ka in every age. Maganda, you look good pero hindi bawal tumanda tayo. Sa ilaw lang 'yan. Or sa camera, iba talaga nagagawa ng Canon, brother. Canon. USM50 for vlogging. Ayan, guys, ayan could you tell us what camera you're using right now? We're almost on the 3R mark, guys. At hindi nag-iinit ang camera niya. He's using what? A Canon? What model? So I'm using the Canon EOS M50. It's a mirrorless camera, the compact mirrorless camera, APS-C sensor. So yun ang ginagamit ko ngayon for broadcasting or streaming. Yeah, this is live and hindi recording to. And look, non-stop. 3 hours to, guys. So, just to make you think. So, not everything. Tsaka, tinan mo focusing, ha? Tinan mo focusing. Mabilis. Nakaingit yung depth of, yung bokeh niya. Perhaps gusto ko yung depth of field niya. 1.4 lens. I was supposed to be asking you this kasi since na-mention mo nga ano, yung your weight. How do you maintain yourself fit? Kasi, with your style, with your type of photography, hindi po pwede ang mga katulad ko dyan. Sorry, I have to, ano, talaga, shoot daw ko sarili ko talaga to. How do you maintain yourself fit? Hindi, kasi stamina eh, una. Mahirap. Nung first few years ko, first 2 years ko sa tour, doon ako tumaba ng todo kasi kaya pagkain sa ibang bansa, kaya. Yun na nga. My secret is because I was diagnosed with diabetes. Oh! Yeah, I'm diabetic and I'm nagme-maintenance ako. So I had to lose weight. So from 250, nag-205 ako noon ngayon. Ngayon 220 ako kasi nag-pandemic eh. Pero, yun nga. So, I need to be fit. So every time before akong umalis, may check up ako sa doctor ko, blood test and everything. Natutuwa siya kasi pagka uwi ko from tour, doon pinakamaganda yung blood levels ko. Bakit? Una sa ibang bansa, walang kanin, sa Iceland. Panay seafood. So yun. Pag nasa tour ako, I lose weight. Ah, baliktad. Ngayon. Kasi talagang kunyari breakfast sa Iceland or sa Canada ganito, walang kanin, saka bread lang, 2 pieces of bread, tapos konting cheese or cold cuts, yun, ganun lang. So eh dito sa atin, puta, breakfast mo sinangang kanin, isang bambang lakanin, tatlo ulam mo. Di ba, either corned beef na may kasamang tusino tsaka itlog, tatlo na agad, so tapos kanin. Ayun na naman yung corned beef na yan. Pero ano, talking about talaga yung health, ganyan rin sa akin. I need to lose weight because ang ano naman sa akin, tumaas rin sugar pero na borderline. Yun nga dahil because of the trouble. So I started dieting. So I was at 185 during the time. Tapos nakatulong pa itong ano, lockdown. I'm at 150 now. Oh, that's layo. Good. Oh, layo. That's layo. Good. Wala na akong masuot na damit na kasya sa akin. No? Yun lang. Hip-hop ako lang. Yun lang. So, yun. So, good to know. Baliktad tayo. 205 pounds ako nung dumating from Iceland noong February. 220 pounds na ako ngayon. Nakatulong kasi yung lockdown kasi hindi ako nakaka-order or delivery ng mga fast food sa labas. Kasi malaking bagay na yun yung alam. Pero dude, stop smoking. Yun yung ano dyan. Ako nahinto. Nahinto ko yan because I got sick. Usapang matanda na ho to. Eh, no? Gallbladder thing. Yun na. Tapos sinimulan ko na. I just decided
nag-snap lang ako one day, ayoko na muna. Pero ang sarap manigarilyo kasi kasama ko sila Edwin normally sa sa Photo World Asia. Nagkikita kami tatlo ni session niyan. Session kami niyan. Kasama namin si Joe Avila niyan. Yan yung ano. Oh, Sir Joe. Tumigil na rin si Sir Joe. Oh. Nakita kami ni Sir Joe the other day lang eh. Oh. Sa kanya ako nagpapaprint ng mga prints ko for sale. At saka isa schedule ko, interviewin ko rin yan. Isa pag gusto ko ma-interview yan. Maganda yung pwede yung interview sa kanya. Especially itong pandemic. Oh. Maganda. So, i-schedule ka yan. Sa ano, hindi siya busy. Okay, ito maganda. Edwin, do you prefer to be alone or with a group when shooting? Yan. Depende. Yeah. Sometimes masarap mag-shoot with a group eh. Lalo na dahil masaya, may biruan, may konting may competition among yourselves. Pero I enjoy myself. I can express myself better when I'm alone. Alone. Sa field. Opo. Kunyari, there was a time in Iceland na I rented a car tas I drove my isa lang. And one of my most favorite shot is still yung shot ko na mag-isa lang ako. Mm-hmm. Kasi pero, pero competitive din ako eh. So, okay. Kumbaga, pagka yung may kasama akong group, yung mga grupo ko, kapwa landscape photographers. Kunyari, kasama ko madalas si business partner ko, si Doc Noel. Alam ko si Doc Noel, sobrang ganda ng composition niyan. So dapat I have to bring out my best in creativity to get a shot like his or a shot better than his. So ganun, parang competition also brings out creativity. So yun. Okay. So nakukuha na. So napoprofile ka na nga. Sabi, profiling talaga to eh. Profiling. No, it's more actually, but just to give an ito hindi alam ng mga tao. Ano yung show? Ano ba talaga? It's not really about photography per se. It's like a 60 minutes thing about the artist. So yun yung ano niyan. Ito yung style nito. So how would you describe your style to someone who is new to photography, brother? If someone who doesn't know you or is just starting, how would you describe your style to them? Mahirap yan eh. Yeah, kasi people would just generalize it as landscape. Pero tandaan natin, landscape are maraming... genre yan eh. Yeah, exactly. Oh, genre yan eh. It's not that style eh. Ako, mahirap. Nature siguro. Yun. Because nature encompasses everything. Eh. Landscape, wildlife, avian. Ngayon, when people ask me what I do, I don't tell them landscape photographer ako. I always tell them, I corrected myself na as a nature photographer. Nature photographer. Photographer. So, kumbaga, yun ang nagiging ano. Kasi nature, kinukuna ko landscape. That's part of nature. So okay. Even wildlife, right? Kasi I saw you also have those polar bear, I think. I saw some of your work. So that's part. So tama nga, pasok nga sa... Nature photographer. So yun nga, pwede landscape photographer kung may bear kayo doon. No? May point nga naman. You have to transcend. Kasi when you travel, sayang naman kung di mo mapipicture. Nandun ka, nakita mo na. Nandun ka na eh. Hindi mo naman de-date mo yun, diba? Exactly. Kumbaga, you have to learn other field. Kunyari ngayon, during the pandemic, pinagkakabalaan ko ngayon is avian photography. Oo nga, nakita ko rin yan. Bird photography. Yeah, I've been, for the past 5 months, wala akong ginawa kundi avian photography. Diba, nagawa? Bakit? Kasi naging interest ko eh. Oh. Nah, dati pa naman ako nagsushoot ng avian. I shot the puffins, the Atlantic puffins so many times eh. Glaucus gull, bald eagles. Ngayon ko lang napagtunon na nabigyan ng pansin yung sa Pilipinas. Ah, okay. Okay. Oh, kasi... alam mo bang out of the 700 plus species natin sa Pilipinas, 200 doon endemic, meaning dito lang sa Pilipinas nakikita. Yeah, okay. As in talagang you would be proud
ang problema lang ha, hindi naalagaan. So yun. The sad parts. Mag-portrait na rin tayo ng mga ibon, no? Ang hirap, mahirap. Hirap. Maninibago kayo. Hirap. Baka murahin ka ng Parc. Una, hindi mo lumang pwede sabihin, huwag ka gumalaw, huwag smile, or ano, ano pa, bira. Pupunta nila ako sa zoo. Dati pumapunta ako ng Avalon Zoo. At least nakakulong doon. Pwede ko pa i-shoot siya. Hindi kakawala. Oh. Ito. Rommel, you have a follow-up question for that? Or no, should I continue? Continue ka muna kasi maya ako na ano yung question ko. Okay. This is a little bit personal, brother. Pero I think you'll like the question. Do you bring your family with your sa travel mo ba? Do you? Dati na dati yung wife ko sumama yan sa Canada sa akin, pero ang problema my wife doesn't like the cold. Ah, okay. Then second, ayaw niya ng outdoor. Makita lang ng insekto yan, galit na sa akin yan. Oh my God, kahit ako, insekto, ibang usapan na yan. Yung mga anak ko, nagmana sa mom nila, makita lang insekto yan, kala mo merong kinakatay na biik pag sumisigaw. Tama nga lang na hindi mo na isama. Sasama ko sila siguro, pero they would stay in the hotel or city. Yeah. Not sa wilderness, definitely. Yeah, okay. Yeah. How do you handle the temporary distance? Especially, okay, napag-usapan na natin, you normally travel for a long, long time and you go outside, really. How do you handle the temporary distance? And does it affect you emotionally sometimes in terms of creativeness? Pag creative mo lang ano, mga concept mo. In the same time, how does your family handle it as well? Kasi nga ano eh, since alam nila yung genre mo, alam nila yung traveling is may high risk factor rin eh. So wilderness. So how do you handle that, both side, yourself and your family? How do you go about that? Nung first siguro mahirap. Pero nasanay na sila kasi. So, and technology played a very important part. Kasi communication, communication was FaceTime passive. Parang katabi mo lang sila. Actually, sobrang dali na silang ma-reach sila ngayon. Kung dial-up pa yan, ako pambira. No, hindi tayo. Ay, wala, mahirap. Uwi na. Ang maganda rin kasi sa Europe, most even the wilderness may signal. Oh, tuktok ng glacier nga. Sa loob nga ng ice cave. Baka pag Facebook live ka eh. Pambihirap, pumunta ka sa labas para mag-Facebook lang. So, sa akin mga silent, silayag yun. Anyway, pero that's good. I didn't know that. So, Europe kasi naman, the 4G technology ng Europe, halos lahat ng lugar may signal. There was a time na nahirapan ako. I went to North Pole, next to the North Pole, about 94 latitude. Yeah. 11 days walang signal, walang internet, walang ano. Pero yun ang mahirap. Dude, I envy your travel. Grabe. Grabe. Yun ang medyo, talagang, nag-enjoy lang ako because it's a, iba yung experience eh. So, yun. Pero, yung high risk factor, yun yung something that you have to ready yourself. Pero how do you appease your family with that? Kasi, siyempre, kasi na. Travel insurance. Travel insurance. I never go out of the country na walang travel insurance. So whatever happens to me, hospitalization, etc. My family is okay already. Kumbaga, yun yung most important part dyan. Kumbaga, it comes with the job eh. Tsaka ano naman, I'm very careful on when I'm out there. May ingat naman ako. So far no major accident pa naman ako. That's good. On the field. Very good. Like yun yari, nag-hike na kami ng Patagonia. I went to Patagonia 2 years ago. So we hike up 5 kilometers na paakyat na ganun. 5 kilometers, ha? 3 of it talagang incline na ganun. Kasi 1 kilometer, patay na ako dun. makakarating ba tayo dun sa pag-shoot-shootan natin pagka ganun? Hindi, tsaka bit-bit mo pa camera bag mo. I was supposed to ask, gano'ng kabigat yung karga mo normally when you hike or travel?
With the pag gear and with airport, the water. Kunyari sa airport, kumbaga hand carry ko is about 17 kilograms. Okay, okay. That's doable. Okay. Pwede pa na dalawang lang camera body, apat na lente, laptop, 'yun. That's a, your that's yun, your lang, 'yun lang naman. Sa hiking, 'yun kailangan talaga minimize mo dahil di mo kakayanin ng 17 kilograms dala-dala mo. Hindi mo kakayanin. Pag-usapan na 'yun. Pag-usapan na 'yung hike, lalo na incline na ganun. Strictly lang, ang dala ko lang talagang isang camera, isang lente. 'Yun lang, tapos ng tubig. Tsaka yung baon mo na pagkain. That's it. Okay, okay. Talagang isa scratch off ko na talaga landscape sa aking career. Hindi naman. Hindi. Pare, not because, look at my body was not. Hindi, most of the tours na ginagawa namin, park and shoot. So, nandun yung bus, nandun yung van. So, pwede mo iba yung gamit mo, tapos dalhin mo lang ang camera. Gagawin mo turista mode. Hindi, to tell you frankly, most of the tours are catered like that. Bihira okay lang yung mga tours. Patagonia lang yung tours na mahirap kasi may hiking. Mm-hmm. Pero Iceland, Norway, park and shoot lahat yan. Yung hotel na pinipili namin, lalabas ka na, nandun na yung landscape. Nandun na rin yung Northern Lights. Ang galing. Kanyari, gusto mo umihi? Umihi ka muna. Pagbalik mo, nandiyan pa rin yung landscape 5 minutes away. 2 minutes away. Pwede na. Baka pwede na ako. Pwede. May lahat na lang. May chance na makashoot ng matinong landscape. Pambira. Pero ang mahirap daw yun. Ha? Ay, wala po. Sige po. Go ahead po. Ang mahirap lang sa travel din namin is yung lamig. Mm, okay. Yung temperature. How long did, paano mo, gano'ng katagal mo na talagang naiprak or na isanay sarili mo din? Ako sandali lang. Kasi when you buy the right equipments, yung mga jackets, etc. Okay, dapat okay, alam okay mo yung layering system. Oh, madali na, madali. Tsaka yung brand of clothing mo. Oh. Ako, sanay na ako. Nung first 2 years na pumupunta ako ng Canada, nag-workshop ako dun. Nagugulat nga yung mga Filipino-Canadian to kasi para daw Canadian ako dahil lalabas ako ng cabin, -5, naka-shorts lang, tsaka t-shirt, nag-yossi. Para lang mag-yossi. Si, you know, Sally Lee. -5, ha? -5. You know, Sally Lee? Sally Lee posted. Oh, si Sally. Kung, yeah, si Sally. Kung ako nga kaya ko, ikaw pa, Park. Ma'am, trust me, I bruise like a peach. So, PS5 ang pinakamalamig, ang pinakamalamig kong napuntahan was early this year. Was -40, -45. -45, your body's different talaga. Yung paghinga mo, iba. -45, yun yung pagkatapo ka ng... How do you pee? Wala, you go to the inside the restaurant. So, pero sa labas, you cannot. Okay, so that's clarification. So may pupunta ka sa restaurant na heated. Oh, pero pag sa labas, it's a no-no. Negative. Paglabas nun, snow na yon. Oh my God. Dude, let's talk. Sakit nun. Anyway. No, pero that was the coldest that we've been. As in, ang natutuwa nga ako kasi from the hottest to the coldest napuntahan ko na yun. Galing. Ay, kakaingit ka, brother. Ay. And I'm so happy for you. Really, I'm so happy for you with all your adventure kasi I saw pareho tayong kung paano tayo nagsimula and look at you now. Grabe. Wala akong masabi and I'm just so proud of you as a friend and galing. I'm actually done with all my questions, so si Rommel na ang magte-take over for some of the questions just to close this up and alam ko may mga pahabol siya. Go ahead. Ako, siguro before Rommel asked that, gusto ko lang mag-segue dun sa sinabi ni Park na kung nasaan ako ngayon. To all those budding or new photographers or young photographers who wants to be in this business, never let your status, never let your school or your education, kumbaga be a critical part in your success. Kasi passion and attitude
is different eh. That's the thing that you have to kumbaga enhance or you have to have, diba? A guy from Tondo who finished nursing, diba? My family's not well off. Yun. So I didn't study in a school na nasa top 3. It's all about attitude. Kasi kung attitude mo, complain ka lang ng complain, or ang attitude mo is that you, di ba? Kumbaga, panay, all talk but no action, wala. So you have to have passion and you have to move, kumbaga. Diba? So to make it happen, yun, take the first step and make it happen. Yun. Yun lang. Yun. Na-inspire ka doon, Rommel? Ako. Na-inspire ako. Sobrang solid. Medyo... Okay, iyak. Huwag kayo iyak. Tama na. Huwag kayo iyak. Hindi tayo iyak. Huwag live. Mamaya, off cam. Yan. Ayun, so... Sir Edwin, may ano lang ako, follow-up question lang. Medyo... Kasi, di ba, may time na... Rommel, mic. Tayo. Sorry. May time na pag nagsushoot tayo, hindi maayos yung pakiramdam natin. Like, bad trip tayo or galit tayo sa isang tao. However, pagdating sa landscape, pagka nakakita ka ng isang magandang landscape talaga, parang isang iglap lang, parang magiging masaya ka, di ba? Parang ang ganda kasi nung view na nakikita mo. Eh. May instance ba, sir, na nailalabas pa rin talaga yung real emotion mo na kunyari galit ka talaga nung mga panahon na habang nag-shoot ka nung isang landscape? So you're asking kung naapektuhan siya during the shoot ng current emotion or yung nadadala siya? O nadadala or nagre-reflect ba dun sa photo na inilalabas mo? Yeah, it happened na rin. Kasi tao lang naman tayo eh. Ako usually naman, pag masama talaga yung loob ko, hindi ako nagsusuot. Oh, that's good. Okay po. Hindi mo pipilitan. Tuturuan ko na lang yung mga estudyante ko, hindi ako magsusuot. Kasi, nakagulihan ko na yung ganun eh. I would handle my anger first, kumbaga. Kasi alam ko, hindi ko pagkatapos ng shoot, alam ko na hindi ko rin magugustuhan yung kuha ko. Tipong ganun. Kasi alam kong galit ako nung kinunan ko yon. So, kumbaga for me, I handle anger pretty well eh. Pira ako magalit. Kumbaga galit ako ng ilang minutes, tapos after nun, wala na. So, kung tatanong niyo ako, may instance na nag-shoot ba ako na galit, wala pa akong naisip. Pero kung galit ako, malamang hindi ako magsushoot. Yun yung, kumbaga yung ano ko. Yun yung ano ko dyan. I see. Okay po. Okay. Bakit, Mel? Kasi, nag-shoot ka ng wedding, nag-galit ka? Hindi kasi maiwasan eh. Kasi, yun nga po ako, may time na kailangan ko talagang mag-shoot. Kasi, trabaho. Ganun po. Eh, kaya lang, hindi ako, kasi it's easier kasi may fallback eh. Since it's a workshop, they could just teach the student, you know, just pass, you know, forgo muna yung shooting niya personally. Kasi nga, whatever gawin niya during the time, it's not gonna produce any good photos eh. Kasi nga, bad trip. Exactly. Yun eh. Kasi, ang emotions can be a good fuel. It pero is. negative emotions can also be a big factor. Detrimental. detrimental to your photo. Na ikaw lang makakaintindi. Oo nga. Oy, kanta nito kasi galit ako. Pero pag pinakita mo sa ibang tao, they wouldn't understand it. Yeah. Yun yun. Okay. Kaya nga sabi daw nila, the greatest emotion that fuels creativity is number one, love. Either because you're in love or ano ka, brokenhearted. Diba? Look at who's this British guy? Sam Smith. Diba? Yeah. His first album broke all record. Bakit?
kasi brokenhearted siya nung ginawa niya yun. So, tipong ganun. So, there are only a few emotions that can really spark creativity. Oo nga, no? May point ka anger. Na. Yeah. Kahit si Adele is, not, Adele is also like that. Nag-break yung ano niya because of yung mga ano niya. Nga, no? Pero anger is never a fuel for creativity. Yun. Pwede. May mga ibang artist na na-transcend nila yun eh. I forgot the name of this artist na when he painted this, ano, I read it in one book, pero I'll go back with that. Pwede, pero it's very, ano, it's very, ano lang, rare, kumbaga, yep. Very rare na mangyari okay. Yun. But most emotions that fuels creativity is love, joy, yun. Positive, yeah. Positive na. Good vibes nga, Rommel. Good vibes. Kasi ano ba, ano ba nararamdaman mo ngayon, Rommel, at natanong mo yung talong na yan? Hindi, natanong ko lang yun. I mean, yun, pare, I could help you out. But people are watching. Baka gusto mo. Baka gusto mo ilabas yung hinanakit mo. Go ahead. Hindi. Natanong ko lang yun. Kasi, yun nga, with my experiences kasi talaga, na may times na everyday, nagsushoot kami nung walang pandemic. Then, may dumadating yung time na sobrang pagod na, tapos may darating pa na medyo hindi magandang balita. So, pero kailangan pa rin namin mag-shoot. Parang sobrang isa sa mga challenges na kailangan namin ma-overcome yung mga ganung parte. Kaya kung mula itanong yung part na yon. Nangangatwira ka pa. Ay, may, sa line of work ko, hindi galit ang ano, sawa. Yun lang ano. Yun kasi redundancy yun, ng ano. No? Redundant na yung lugar na pinupunta mo is the same thing, same ano. Kunyari, ako ngayon, pag dinala mo ako sa Ice Beach, most of the time, hindi ako nagsushoot. I'd rather tulungan ko nalang makakuha ng magandang kuha yung mga participants ko. Pero to shoot for myself, pira na ako siguro. It's been the longest time na nagshoot ako sa Ice Beach. Yun yung beach na maraming yelo. Unless something yun, new, something different, something new happen within the place. Unless something, the sky mayroong kakaiba, may storm o may ray of clouds, siguro yun. Meron ding time na ganun. Every artist goes to an emotional stump. Diba? Especially pagka same and same yung sinushoot mo. Pero the greatest challenge there, yun ang ginawa ko sa sarili ko. Kasi there was a time, I think 2 years ago, parang nanawa ako. Pero lately, biglang nabaligtad ko. Kasi sabi ko ganito, ang challenge ko dito sa sarili ko, how can I shoot something different from all the other photos taken here? Diba? Nakakaiba. Yun ang challenge ko sa sarili ko. So yun, mula nun, yun ang ina-apply ko. Ayun. Yun. Grabe kayo napulot, guys. One of my favorite interviewer. Really, no, ano, hindi kita kayo. Ikaw pa, kailangan pa ba na bulugin? No? Ano, this is one of my favorite interview. Aside from Librodo and other gangs, sila galing. Okay, Rommel, I think it's time to close and yes. Give Sir Edwin to, ano, at mukhang, go ahead, Rommel. Yep. So Sir Edwin, so thank you very much po muna. So yun po muna. So sir, kindly plug your upcoming workshops, tour, or anything na ginagawa niyo po sa ngayon. Yeah. Yes, kapatid. Go ahead. Siguro, yeah, for those who are watching this are either photographers or friends of photographers. Ang mapa-plug ko lang is that support the mga striving artists during this time of pandemic. So if you see they have workshops, if you see they are selling their prints, you try to help out. Talagang kasing mahirap ang pandemic ngayon at the one of the industry that's highly affected is this industry, the photography industry. So yung siguro yun lang ipa-plug ko for my own personal, I can handle myself naman. So that's good. Yun, yun lang. Sana matulungan nyo din yung mga striving artists ng industry. Any advice to other landscape photographers who are missing the outdoor fun right now? You can go out naman. Like I just went out last weekend. I shot an aerial shot of Mount Cristobal and Mount Banahaw. Nope. Kumbaga, this is I think the best time to
check if you're really passionate about landscape photography. Kasi yung mga bundok naman tsaka yung mga dagat, walang tao dyan eh. Oh. So, kumbaga sa COVID, ano, fear nyo of COVID, walang tao doon. Ang balas mo nalang kung nandun lahat sila. Ang sa akin lang is that you follow the protocols. Like for example, when I went to Mount Banahaw, I followed the protocols. I went to get the travel pass, etc. Yun lang naman. Ano pa ba? Yun. Never stop learning. My second commandment. Never stop learning. Tong pandemic na to gives you a lot of time. So improve your post-processing skills, attend workshops. Yun. Read actually, books. As discussed with, I forgot kaninong group, pero I said nga, that pandemic, what it did to our industry is actually a hard reboot and reset for everyone do something new. So yan yun. So Edwin, it was an honor, really. It was an honor. Thank you also, pleasure. Guys. Yeah, thank you. To have you here. Great interview. Yeah. Okay, thank you very much. Again, try your best. That's it, folks. Thanks for watching a special episode, The Voyager. Finally, Rommel, any parting words before it though? Yon. So, syempre, maraming salamat po sa mga manonood natin ngayon, lalo na sa iba't ibang parte ng bansa, like meron tayo from Canada, Taiwan, Jeddah, Saudi Arabia, Korea, Hawaii, and San Francisco. Maraming salamat po sa panonood. I hope marami po kayo natutunan, and thank you very much po. Okay, now my turn, guys. We travel not to escape life, but for life not to escape us. Good night, everyone. Peace. See you on episode 7, guys. Thank you very much.